Ayan. So, nito na po tayo ngayon sa ating Prospecting Training Course 2. Ayan siya. So, by the way, ito pong mga ituturo namin sa inyo dito sa Course 2 Training, ito po ay naka-design not to spoon feed you. Ibig sabihin, ang goal po natin dito ay mabigyan ka ng ideas, kumbaga para mga seeds o punla po, na i-open yung creative mind mo kung paano mo gagawin ang negosyong to. Ayan po yan. Ang kagandahan din po nito kapag ka nabigyan ka namin ng kumbaga seeds kung paano mo gagawin yung business, mamamaximize mo yung potential mo ng sobrang laki kumpara sa binigyan ka namin ng spoon feed talaga. Ayan po yun. So ang maganda rin nun, matatailor fit mo ito sa sarili mo. So ma-align mo with your own character. So mas madali po siyang ma-execute. Yun naman po ang maganda. So I will give you few tips and few scripts, basic scripts, na may isip mo na pwede pala gawin yon. So pag kung pwede to, pwede ko to i-enhance ng ganito. Ayan, yan ang hinahanap natin. So para tumaas yung ano, yung creativity level ng bawat member. Ayan po siya. So ready na po ba tayo? Okay, so let's start. So ngayon guys, bago habang ito po ay sisimulan natin, ano, tanungin ko lang po ang bawat isa sa inyo. Ayan. Ano nga po ba ang goal natin? Ayan. Ano nga ba ang ating goal? Ba't nga ba tayo andito sa gantong business? Kasi una-una sa lahat, mapansin mo, may mga tao, okay? May mga tao na andito sila sa ating negosyo, pero mapansin mo, mahati mo sila sa tatlong klaseng tao. Ayan, tatlong klase. Unang-una, yung mga tao na yumaman. Ayan. Kumbaga, naabot nila yung mga pangarap nila dito sa negosyong to. Okay? Pangalawa, yung mga tao naman na sumali. Okay? Tapos, pagkatapos sumali, nakabawi. Okay? After nila makabawi, ang nagiging problem naman, tumitigil na sila. Ayan. Pangatlo, yung mga tao naman na sumali, okay, pero hindi naman kumita ng pera. Ayan. Kumbaga, sa kumpanya natin, mahati mo ang mga taong ito, itong mga klase ng tao na ito sa tatlo. Ayan siya. Pero bakit ganon? Bakit pare-pareho lang naman ng training, 'di ba? Pareho rin naman ng marketing plan. Pareho lang din naman yung puhunan ng negosyo, 'di ba? Yun lang din naman 'yon. 9998, 3998, diyan lang naman nahahalo 'yan. Pero bakit mahati pa sa tatlong klaseng tao yung mga sumasali dito? May yumaman, okay? May nakabawi lang, tapos merong hindi kumita ng pera. Ayun. Actually po ang sagot ay ito. Depende po 'yan sa commitment na binibigay ng isang tao. Ito yan, guys. Kahit sa ang industry po tayo makarating, ano, baga kahit yung mga simpleng bagay-bagay lang sa labas na ginagawa po natin, may tao na nagiging successful doon at meron din namang hindi. Ayan. For example, yung mga tao na nag-sign up sa gym. Ayan. May mga kilala ba kayo nag-gym? Hindi lahat ng tao na nag-sign up sa isang gym ay gumanda ang katawan. Tama? Bakit? Kasi may mga tao na nag-sign up lang, okay? Pero hindi naman sila pumapasok doon sa gym. Nagbayad lang sila pero hindi naman sila, kumbaga hindi naman nila in-involve yung sarili nila. Tama? Pero nag-sign up sila. Okay? So ito pa. Tingnan naman natin itong concept sa ibang side. Halimbawa, sa pag-aaral, okay? Hindi naman lahat ng tao na nakapag-elementary ay lahat 'yan sigurado na nakapag-high school. Okay? At hindi lahat ng mga tao na nakapag-high school ay may sigurado mo na nakapag-college. At hindi lahat ng nakapag-college ay nakagraduate. At hindi lahat ng nakagraduate ay nagkaroon ng magandang trabaho. Yan, kasi meron pong hindi magandang trabaho. Tama? So what I'm saying sa hindi magandang trabaho, yun yung feeling nila hindi maganda kasi mababa yung pay nila. Ayun yun. Hindi yung expected nila when they graduated. Ayun po siya. So alam nyo guys, eto yan. Kahit saan karera ang puntahan natin, may nagiging successful, merong hindi nagiging successful. Dahil ba sa swerte? Dahil ba minala sila? Hindi po. Kasi
iba yung attitude at commitment nila kung paano nila ginagawa yung negosyo. Ay, negosyo yung ginagawa nila. Okay, ganoon din po dito sa Ideal Prime. Kumbaga, may mga tao na nagsimula, umattend ng training, nakinig ngayon, di ba? Sumunod sa mentoring, nag-build na grupo. Pero may mga tao naman na nakinig ngayon, pero bukas wala na silang pakialam. And that's the truth. Kumbaga, hindi lahat ng tao na nanonood ngayon dito sa ating live training ay yayaman po. And inuunahan ko na po kayong lahat. Kumbaga, to set your expectations right. Hindi lahat ng nanonood ngayon sa training na ito ay yayaman. Bakit? Kasi magkakaiba tayo ng ugali kung paano natin titignan yung commitment level natin dito sa negosyong ito. Ayun yan. Kaya may yumayaman, merong hindi. At meron naman nakakabawi lang. Kasi may mga tao na once na nakabawi na, akala nila yun na yun. Kumbaga for them, it's the end of the race. That's why nagre-retire na sila kagad. Kaya minsan pag tinanong mo sila, o kamusta na yung beses na pinasok mo? Sagot niya, ay okay na. Paano okay na? Okay na, nakabawi na ako. O tapos, yun na nga, okay na, nakabawi na ako. Anong ang kasunod? Yun na nga, nakabawi na nga ako. So may mga taong ganun na okay lang sa kanilang makabawi. Ngayon guys, itong pag-uusapan natin ngayon, tandaan po natin na kung gusto natin ng malaking resulta, dapat ang galawan natin pang malakihan. Pag gusto naman natin ng maliitan, syempre, pang maliitan lang din ang resulta natin. Pero kapag ikaw ay nagsisimula, ano nga ba ang pinakaunang goal mo kung gusto mong yumaman dito o gusto mo yung ma-maximize yung 10 ways to earn? Okay? Ang unang-una is, huwag mo munang iisipin kung sinong mag-aabot at magbabayad ng pera sa'yo. Okay? Huwag mo munang isipin yon. Ang dapat mong isipin is ipakilala lahat ng pwede mong ipakilala sa negosyong meron ka. Regardless kung bibili man sila o hindi. Nakuha po ba? Kumbaga, ang mentality lang po natin dyan ay parang yung mga nasa mall. Kung mapansin mo, ikaw madalas nag-window shopping ka, papasok ka sa isang boutique, di ba? Merong mga sales personnels doon, sales lady, meron ding salesman, di ba? Na grabe, todo assist pa din sa'yo kahit linggo-linggo, every Friday ka dumadaan doon at tinitignan mo lagi yung paborito mong sapatos. Pero nakangiti pa rin sila sa'yo, di ba? Nakangiti sila sa'yo, binabati ka nila, hindi naman sinabi sa'yo, oh sir, dito ka na naman, last week. Pati nung last week, dumadaan ka na lagi dito, hindi ka naman bumibili. Wala kang marinig na ganun. Kasi ang goal nila is to assist. First, not to make a sale kaagad. Kasi alam nila na dahil bumabalik-balik ka, gusto mong bumili. Yun nga lang, baka hindi ka pa ready. Pero hindi sila nasaktan pagka hindi sila nabibilhan, o ikaw mismo hindi ka bumibili, punta ka na punta doon, okay lang. So ibig sabihin, kung gusto mo ng malaking pagbabago sa buhay mo gamit itong negosyong pinasok mo, una-una sa lahat, hindi mo dapat isipin una kung sinong magbabayad sa'yo. Ang dapat mong isipin ay sino mga tao na ipapakilala mo ang negosyo. Tanggalin muna yung isip na pera. Kasi ang pera nasa likod yan. Lalo na kapag ginagawa mo yung tama. Okay? Ayun yan. So, next. Sabi po dito, by determining what you want to achieve, okay, you know where to concentrate your efforts. Sobrang totoo po yan. Kasi, kung ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo alam kung ano ang gusto mo mangyari, eh hindi mo alam kung anong effort ang ibibigay mo. Tama? Naalala ko tuloy noon, nung nag-start ako sa ganitong business, pinag-goal setting kami kagad nung aming upline. Bakit? Para alam namin kung anong pinaglalaban namin, bakit nga ba kami nandito? Bakit ko nga ba kailangan manood dito sa training na to? Bakit ko nga ba kailangan ipakilala ito sa ibang mga tao? Bakit ko ito kailangan i-market? Tama? At bakit naman na magbibigay ako ng malaking commitment dito? Pwede naman ding hindi. Tama? So, ngayon, kung alam natin kung ano yung gusto nating makuha dito, yun din na magdidikta kung gaano kalaking effort ang ibibigay mo. Sa mga nanonood po ngayon, tanungin ko po kayo, bakit ka nga ba sumali? Sumali ka ba rito para lang sa kumita ng 100 to 500 pesos a month? Okay, pambili ng konting bigas, pang load mo, di ba? Or sabihin na natin na pandagdag sa babayad na kuryente, o sumali ka dito kasi isa ito sa mga option na nakikita mo na pwedeng magbago ang buhay mo. Kasi dalawang magkaibang rason, na dalawang magkaiba rin po ng efforts yan. Ayan po yun. Ngayon, sabi po nitong si Anthony Robbins, one of the greatest motivational speakers sa buong mundo. Sabi niya,
setting a goal is the first step in turning the invisible into the visible. Ibig sabihin po, kumbaga, yung mga bagay-bagay na akala po natin na hindi totoo dito sa negosyong meron po tayo, ayan. Ayan, ito po para mas malinaw. Ayan. Ngayon, guys, medyo magulo pala itong aking PowerPoint, ano? Pero anyway, tuloy-tuloy lang tayo. Ayan, ayusin ko na lang next time. So, ngayon, dati, naalala ko, nung ako'y nag-i-start, hindi ako makapaniwala na may mga tao na kumikita sa gantong business ng 80,000 pesos per week. At ang malupit, yung 80,000 pesos per week na tao na yun na kumikita, ang dati niyang trabaho, eh janitor siya sa isang ospital, sa may ano, East Avenue. Ngayon, sa isip-isip ko, kung itong taong to ay kumikita ng 80,000 pesos per week, di ba? Na dati lang siyang janitor. Bakit yung ibang kilala ko, kailangan pang, kumbaga, marami pang kailangan daanan na sobrang hirap, di ba? Na kumbaga parang, para lang kumita ng 20,000, 12,000, 15,000 pesos. So, doon ko na-realize na magkaiba pala ang negosyo sa trabaho. Ayan. Kasi ang negosyo, kumbaga ang limit mo, mataas eh. Kaya kung magdidikta kung magkano gusto mo kitain, depende sa skill level mo. Okay? Yung sa work naman, kahit naman anong galing ang ibigay mo dyan, kung ano lang yung pinirmahan mo sa trabaho mo, yun lang din ang ibibigay sa'yo. Although mayroon konting dagdag, di ba? Pero hindi yun kayang doblihin o triplihin sa isang buwan. Although, doon sa work, ano po yan? Masabi natin na somehow, sabi nila yan ay secure. Ayan. Pero napatunayan po natin na dito sa mga panahon na ito ng pandemic, walang trabaho talaga na secure. Sometimes, yung sinasabi natin na secure, yung pa yung risky. At yung risky ngayon, sometimes, masasabi mo na somehow, yun yung secure. Kasi kagaya ngayon, nagdinegosyo tayo, our own security is not based on our companies, but based on our skills. Kumbaga, kung gano'n mo na sharpen yung skills mo when it comes to sales, ganun yung kikitain mo. Tama? Kaya kagaya na ito, naka-quarantine tayo sa mga bahay natin, di ba? Limited lang yung mga tao na pwedeng lumabas, di ba? Pero you can still operate because skilled ka sa ginagawa mo and you're earning. Ayun po yan. So, ngayon, ito pong ipapakita ko sa inyo ay malaki ang kinalaman kung paano po natin maabot ang mga pangarap po natin. Ayan. Ang tawag po dito ay yung road to success. Pero as you can see, wala pong road. Ang meron po is ladder. Ayan, ladder to success po. Ayan po siya. So, ngayon guys, ayan, ayusin lang po natin ng konti. Ayun, ayan. Paano nga ba tayo makakarating doon sa mga pangarap po natin dito sa negosyong pinasok po natin? Ayan. Check po natin, ano po. So, unang-una. Ayan. Dapat, syempre, ayan, andito ka. Ayan, you. Hindi kita sa ating ano, sa ating PowerPoint. Tingnan po natin kung maayos natin. Ayun. Anyway, tuloy na lang po natin, ano? Yan. So, I think baka okay-okay na to. Ayan siya. So, unang-una sa lahat, kailangan magsimula ka sa sarili mo. Ayan.
So, ngayon, hindi pwede na andito tayo sa ideal, physically, kumbaga naka-encode ka, di ba, nanonood ka ngayon, pero yung attention mo ay wala dito at yung participation mo ay wala dito. Kumbaga, ang pinakaunang recipe na kailangan natin talaga eh ikaw. Ayun. Alangan naman na andito yung opportunity pero wala ka. Tama? So ngayon, itong pinag-uusapan natin ito, actually, ito ay nasa NDO. Pero hayaan niyo po akong idik-dik lang to ng konti kasi may kinalaman to talaga sa prospecting. Okay? So, okay, tuloy na po natin. Kapag ikaw ay nagsimula sa sarili mo, ang next na kailangan mo ay dapat meron kang good learning and listening attitude. Ayan. Bakit po natin kailangan ng good learning and listening attitude? Kasi, unang-una po sa lahat, ano po, itong good learning and listening attitude na meron po tayo, okay, malaki po ang kinalaman nito kung paano po natin gagawin yung business. Ayan siya. So, kapag meron kang good learning and listening attitude, ang mangyari, hindi ka dapat acne. Ano yung acne? Yung alam ko na yan. Okay? Nakuha po ba natin? Kasi naalala ko noon, may mga tao na, kumbaga ano eh, pupunta sila dito sa atin, sasabihin nila, alam mo, Sir Gerald, alam ko na yung, ano eh, yung negosyo na yan. Okay? Kumbaga, kung yan ay gagawin ko, eh alam mo ba na, ano eh, baka nga hindi ka pa pinapanganak, nagkaano na ako, nagte-training na ako, kaya hindi ko na kailangan masyado ng mga trainings na yan. Okay? Kumbaga parang hindi ko na kailangan masyado ng mga trainings na yan kasi eh ano na tayo diyan eh. Alam ko na yan. Ayun. Meron po mga ganyan. So, naalala ko tuloy dati, merong isang nagpunta sa office po natin. Isa po itong isa siyang salesman na marami ng experience pagdating sa sales. Sabi niya sa akin, alam mo, Gerald, wag ka sanang ma-offend, ano? Pero kasi, ang totoo, hindi ka pa pinapanganak, marami na akong ano, marami na akong mga naatinan ng mga training. Ayun siya. So, sa isip-isip ko, okay, sige po. Yung 3998 na yan, saka 9998 na yan, wala yan, kayang-kaya ko yan, sabi niya. So, sabi ko, sige sir, kung yun ang gusto mo, pwede naman, ikaw na ang bahala, kumbaga ikaw na bahala sa gusto mong mangyari. Ayun po siya. So, lo and behold, ang nangyari po, eh dahil kulang siya sa good learning and listening attitude, pagdating niya sa office, hindi na siya umatid ng training, and then, after 3 months, ang nangyari po, bumalik sa office. Tapos, pagpunta niya sa office, malungkot, sabi niya, Sir Gerald, bakit ganun? O bakit, sir? Ginawa ko naman ang lahat, pero bakit wala akong makaklose-close? Ngayon, sabi ko sa kanya, Sir, simple lang po ang sagot. Ano yun, sir? Sabi niya sa akin. Eto po yan. Wala po kasing kotse dito. Kaya ako nasabing walang kotse, kasi ang sabi niya dati daw, noong mga panahon na nasa sales siya, active sales, nagbebenta siya ng kotse. Nakabenta siya ng 10, nakabenta siya ng 20, isang araw. Kasi sisiw lang daw yung 9998 saka 3998. Ngayon, sabi ko sa kanya, paano kung hindi ka makakabenta? Eh, wala naman kasing kotse dito. Kumbaga, yung sales experience mo before, iba yon sa sales experience mo ngayon. Nakakuha po? So, sabi ko, subukan mo muna, sir, na subukan yung sistema namin from the basic level hanggang advanced level para makita mo yung pinagkaiba. Kasi una-una sa lahat, ano yung mga ibang pinagkaiba dito? Dito po sa atin, sa network marketing, sa Ideal, alam niyo po, dito mayroong tinatawag na after sales relationship. Ano yung after sales relationship? Ang sabi po dito, okay, after mong bumenta or after mong makabenta, okay, kailangan meron pa kayong relationship nung napa-join mo. Ayun yan. Bakit? Kasi ang nangyayari, kumbaga, kapag nabentahan mo lang yung tao, chances are, hindi siya, no? Kumbaga parang, hindi
nabentaan mo lang siya tapos hindi ka tawag dito, hindi ka nag-follow up, hindi mo siya na-equip, hindi mo siya nabigyan ng tamang training, what happened is yung tao nawawala ng interest. Nagda-die down. Kumbaga parang unti-unti siyang nawawala ng sirkulasyon. Ayan po yan. So, ngayon, doon kasi, naalala ko noon, nitong at nung bumili ako ng isang sasakyan, 2014 po yun, sa Mitsubishi. Sa Mitsubishi Lancer yun. Ang nangyari, after kong bumili, merong isang ahente na sobrang galing na after kong bumili naman sa kanya, hindi ko na siya ngayon mahagilap once na nalabas ko na yung sasakyan sa kasa. Kasi ang nagiging problem, busy na siya manligaw ng ibang kliyente. Ako ba? Ako, bumili ka sa akin ng kotse. So, naalala ko pa noon, kapag tinawagan ko yun, magkarabi, sumasagot kagad. Kapag isang ring pa lang, sumasagot kagad. Ang sagot pa niyan ganito, good morning, Sir Gerald, how may I help you today? Ganyan. Tapos pagka nag-text ako, sinasagot niya lahat ng tanong ko, kahit yung mga tanong ko, syempre, bago pa lang, first time ko bumili ng sasakyan. So, kahit yung mga parang tanong na, alam mo yun, hindi naman kailangan sagutin, pinapakinggan niya pa rin, tapos sinasagot niya pa din. Then suddenly, after ko bayaran yung sasakyan, nilabas ko na sa kasa, na-realize ko, wala palang plaka. Tinatawagan ko siya, hindi, ang tagal bago sumagot. Tapos pag tinetext ko, 2 days bago mag-reply. Bakit siya ganun? Kasi busy na siya manligaw ng ibang kliyente at pwede naman ako sa totoo lang tumawag na rekta dun sa customer service. Ayun po yun. Ngayon, ang nangyayari kapag ka yan po ay ginaya natin dito sa ating negosyo. Kumbaga, after mo magkaroon ng benta, di ba, nakabenta ka na, then after mo makabenta, ang nangyayari, hindi mo na pinansin yung taong napajoin mo, what will happen is hindi mo siya ma-equip eh. Okay? Pag hindi mo siya na-equip, anong mangyayari? Hindi masusunod yung dapat mangyari na ma-duplicate siya. So, puntahan po natin itong concept na to, ano. Ayan, pakita ko lang po sa inyo. Ayan. Una, kailangan magsimula sa iyo. Kailangan ng good learning and listening attitude. Huwag tayong acne. Then next, para kapag ikaw ay hindi acne, matututo ka ngayon. Okay? So, sabihin na lang natin na umattend ka ng training ngayon, umattend ka pa ng mga sunod ng mga training, natuto ka, after mong matuto, ikaw ay kikita. Kaya mapansin mo, kapag tinanggi yung word na learn, laging kasama nun yung word na earn. Tanggalin mo yung L, earn ang kasunod. Di ba? Kumbaga parang coincidence na nangyari yan. Kahit naman sa trabaho eh. Kumbaga, nag-apply ka ng trabaho, and then, after mo matanggap, magte-training ka pa rin naman eh. Kailangan mong matutunan, then saka ka babayaran. Tama? So, dito sa ideal, ganun din ho. Kailangan nating matuto, okay, para tayo ay kumita. Kasi pag tayo ay natuto, ang mangyayari, we can teach. And once na kaya natin magturo, okay, ang mangyayari, yung tinuruan natin, magtuturo din, magduduplicate tayo. After natin magduplicate, dadami yung mga tao na nagtuturo din, magkakaroon ng multiplication doon sa process, and then the next will be, magkakaroon ng big group. After mo magkaroon ng big group, magkakaroon po ng big income, and then big income, after nun, magkakaroon ng big dreams, kasi may pambili ka na. And after nung big dreams, doon papasok yung tinatawag na somehow success na hinahanap mo. Okay? So bakit walang big dreams? Bakit may mga tao na hindi nakukuha yung big dreams? Ayan. May mga tao kang makikita na sumasali sa geto klaseng business pero walang nangyari sa kanila. After no, nani-negative na sila. Kumbaga, sumali naman ako dyan, wala naman nangyari sa akin. Mga ganun, di ba? Tapos, ay nako, alam ko na yan, sumali dyan yung kaibigan ko, wala din naman nangyari. Pero, ang problema, kapag ka nagtatanong ka na, inaalam mo na bakit walang nangyari, doon nagkakaroon ng kasagutan eh. Halimbawa, tinanong mo siya, eh friend, bakit nga ba hindi ka kumita? Nag-training ka ba? Ito, malupit. Sagot ng friend, ha? What's training? Hindi pala nag-training. Kaya pala walang idea kung paano gawin ng business. Tama? Tapos, dahil hindi pala nag-training, hindi nagbigay ng time, kaya walang kinitang pera.
Kaya alam nyo, no wonder may mga tao sumali sa gitong klaseng business, hindi kumita ng pera kasi wala silang binigay na time, wala silang binigay na effort. Tama. At sa pagyaman naman, kahit saan naman tayo makarating, kahit hindi po dito sa negosyong pinag-uusapan natin, lahat naman may effort eh. Di ba? May mga tao na feeling nila kapag nagpunta sila ng abroad, maabot nila mga pangarap nila. Well, may mga tao naging successful, may mga tao din naman na hindi. Pero pansinin mo yung mga tao na naging successful, nag-effort din naman sila doon. Nag-sakripisyo din naman sila doon. Tama? Ang akin lang, kung magsasakripisyo ka, ano bang mas maganda? Yung magsasakripisyo ka, nakasama mo yung pamilya mo? O yung magsasakripisyo ka ng malayo ka sa pamilya mo? Tama? Ayan po yan. Ngayon, may mga tao na meron kanya-kanyang pamamaraan kung paano mamimili. Tama po ba? Pero ang tanong, balik tayo dito sa ating pinag-uusapan, bakit hindi nakuha yung big dreams? Una-una kasi, walang big income. Okay? Walang pangbili. Hindi mabili yung pangarap na bahay. Hindi mabili yung pangarap na lupa para sa pamilya. Tama? Hindi mabili yung mga gusto para sa anak. Tama? Bakit walang pambili? Eh kasi walang big group eh. Di ba? Bakit walang big group? Kasi hindi nag-multiply. Bakit hindi nag-multiply? Kasi hindi nag-duplicate. Kasi hindi siya nag-turo. Tama? Kasi hindi siya natuto. Kasi sablay yung attitude niya. Ayaw niyang makinig. Acne siya. Ano yung acne niya na dati, ang acne niya is alam ko na yan. Ngayon napalitan na. Nang ano? Ayaw ko na yan. Yun na. So, ang nangyari, ang natira sino? Siya na lang. Ba't isa na lang siya? So ngayon guys, bakit ito sinasabi? Balikan natin itong concept na ito. Ayan. Paano mo maaabot yung big group, di ba? Yung big income and then your big dreams? Ang tanong ko sa'yo, kung wala ka namang invite, okay? Sino ang tuturuan mo? Ayan, dito sa part na ito. Ayan, kung mapansin mo. Ayan. Sa part na yan, paano ka magtuturo kung wala kang prospect? Paano ka magtuturo, okay? Kung ikaw mismo sa sarili mo, alam mo na ikaw lang mag-isa sa team mo kasi hindi ka nag-build ng grupo. Tama? So, most likely, yung success medyo malayong-malayo para sa pupuntahan mo kung ikaw ay mag-isa at wala kang tinuturuan. Nakakuha po ba? So, ganun ka-importante ang prospecting pagpunta sa success dito sa gantong negosyo na pinasok natin. Okay. So, mapag-usapan lang din po natin yan. Ano nga ba ang prospecting? Ayan. Alam nyo ho, kanya-kanya po tayo ng definition pagdating sa prospecting, lalo na tayo mga Pilipino. Pag sinasabing prospecting, ay alam ko na yan, yan yung dapat tatlo dila mo. Yung tipong pagod na yung dalawang dila mo, kakasalita, meron ka pang isa. Ayan, magaling ka pang prospect. May mga ganun. May mga tao naman ang tingin nila, ay nako, ano yan eh. Yan yung tinatawag na tao-tao. Kailangan, magaling ka sa tao-tao. Yan yung prospecting, yung kalap ka ng madaming ano, madaming mga tao. Ganyan. Pero guys, eto yan. Ang totoo, ang prospecting, according on its definition is, the act of seeking out new customers for your business. Okay? Prospecting is a common role of a salesperson. It is associated with the goal of increasing the customer base of the company for expanding and generating sales growth. Ayan po yan. Medyo pagpasensyaan nyo na po itong ating screen ngayon kasi hindi ko pa na-figure out kung paano ko lalabas yung buong itsura ng PowerPoint po natin. So maybe next training po maayos ko na ito. So, ang prospecting pala, associated pala ito with increasing the customer base of the company. Kumbaga, ikaw at si company ay magka-partner, okay? At ang common purpose po natin ay mag-expand at mag-generate ng sales growth. Ayan po yan. Yun na pala ang prospecting. Kumbaga, naghahanap tayo ng new customers para sa pipeline po natin. Ayan siya. And ngayon, paano nga ba ang mindset natin habang tayo ay nagpa-prospecting? Ang tamang mindset kapag ito po ay ating ginagawa is through inviting and producing leaders. Ayan siya. Kumbaga, network building ang mindset natin kapag tayo ay nasa prospecting side at ito pong mindseting na ito ay doon po sa malaking kitaan. Kumbaga, yung ma-maximize mo yung 10 ways to earn mo. Ito po yon. Kasi yung maliit na kitaan, madali lang eh. Kumbaga, parang gawin mo lang yung first, second way to earn and that's it. Di ba? Pero kung gusto mo ng mas malaking kitaan, you should listen dito sa pinag-uusapan natin ngayong gabi. So,
Ang network building, ito pala yung nagpapayaman sa isang tao na sumasali sa ganitong negosyo. Bakit? Ito po yan. Kasi ang network building will give you chance na makapag-hit ng many birds with just one effort or one stone, tinatawag. Ito yan. Example lang. Sa mga nanonood po ngayon, tingin po ninyo, saan kaya yumaman ang Jollibee? Sa pagbebenta ng food like Chicken Joy, spaghetti, burger, ice cream, palabok, di ba, etc., etc. Or sa pagpapadami ng business branches nila. Di ba? Saan kaya yumaman doon ng Jollibee? Sa pagbebenta ng manok and other products, di ba? O doon sa pagpapadami ng branches? Ayan. Ako tatanungin, okay? Yumaman ng Jollibee dahil nagpadami sila ng branches nila. Bakit? Kasi kapag pinadami mo yung business, yung business mismo sa loob noon, nagbebenta na rin ng product yun eh. Tama? Pero kung imagine, ang branch ng Jollibee isa lang. So, nakafocus lang talaga sila sa pagbebenta ng products. For example, nasa Monumento lang ang Jollibee. Ang kaya lang iserve ng Jollibee yung mga nasa vicinity lang po na malapit sa Monumento. Tama? Paano yung mga taga Baguio? Paano yung mga taga Cebu? Di ba? Paano yung mga taga Davao? Yung mga taga Laguna? Di ba? Yung mga nasa malalayang lugar. So, kumbaga, kung ikaw lang ay nakafocus into the products alone, kung ano lang yung reach ng store mo, hanggang dun ka lang. Pero ang maganda sa network marketing, dito, sa maliit na puhunan, bibigyan ka namin ng chance na pwede ka magpadami ng businesses mo. Di ba? Ng branches mo. Ayun po yan. So, ang maganda, imagine, meron mga Jollibee kung saan saang lugar. Di ba? Ang dami mga negosyo na Jollibee na, I mean, mga franchises na tinayo nila at ng mga naging partners nila. Yung products, hit din nila. Di ba? Yung, kumbaga, magkano ba isang franchise ng Jollibee ngayon? Close to 40 million pesos. Di ba? Pero alam mo ba na 70%, more than 70% ng Jollibee sa buong Pilipinas ay franchise lang. Ibig sabihin, mas madami nag-franchise kaysa company-owned. Ayan po. So, ngayon, ito, mabalik tayo sa pinag-uusapan natin dito sa network building. Dito, sa ideal, mapansin mo, marami tayong mga members, actually, mga sa 95% are new blood sa gantong negosyo, meaning walang background sa network marketing. At maybe, yung iba dyan, negative pa nga sa networking, pero sumali dito kasi maganda yung ating flagship product, which is the load. Tama? One SIM, one phone loads all networks. So, nga naman, kumbaga, gumagamit ka rin naman ng load. Tama? Hindi pagkakitaan mo na, mag-ideal ka na. Tama? Pero imagine this. Kung ikaw ay nakafocus lang doon sa product selling, doon ka lang sa load, nakakita ka na ba ng tindahan? Na kahit noon-noon pa, nung nag-aaral ka pa lang, o binata, balaga ka pa dyan sa lugar ninyo, o wala ka pang asawa, di ba? Nung first time na nagbenta ng load, yung tindahan malapit sa inyo, 10 years ago. Okay? Tingin mo kaya, after 2 years, okay, after 2 to 3 years, yung maliit na tindahan na nagbebenta ng load sa lugar ninyo, 2 to 3 years after sa pagbebenta ng load, nagkaroon siya ng convenience store na naka-aircon dahil sa pagbebenta lang ng load. Yung tipong dati, isang floor lang, ngayon 2 floors na yung store niya. Di ba wala? Di ba? Kung ano yung itsura ng tindahan ngayon, yun din yung itsura niyan 10 years ago, walang pinagkaiba. Tama. Pero ito malupit. Bakit ganun? Kasi ang totoo, doon sa product selling, especially sa load, ang kita mo, yes, okay naman ang kita, pero hindi yun nakaka, kumbaga hindi siya fit doon sa pangmalakihan na gusto natin. Di ba? Ayun yan. Ngayon, kaya ang ginawa natin dito sa ideal, nagkaroon tayo ng 10 ways to earn. Ayan. 10 paraan para mas ma-maximize mo yung concept ng negosyong pinasok mo. So ngayon, doon tayo sa kabilang side. Kung doon tayo sa business, kung business ang una natin pinaparami, okay. Halimbawa ako, yung business ang doon ako naka-focus sa network building. Ang maganda, yung business na pinasok ko, kaya ko rin ba magbenta ng product habang pinupush ko yung mga business? Yes. Kaya ko pa rin magbenta ng load, okay? Tapos, nagpaparami pa ako ng mga business partners.
Okay? Ito malupit. Eh, yung mga business partners ko rin kaya rin mag-push ng products? Yes. Kaya nga meron tayong unilevel bonuses, di ba? Kada benta ng tao na na-equip mo, natulungan mo, meron kang percentage doon kasi tinulungan mo siya sa gantong negosyo. Tama po ba? So, ngayon, ano nangyari? Two hits ka pala. Habang umaandar, dumadami yung mga business partners mo, your earning. On the other hand, habang sila nagpo-push din ng product, you're still earning. Kesa naman dun ka lang sa products alone na ikaw lang mag-isa. Kaya ganun ka-importante yung network building dahil dito, two hits ka. Nagets po natin? Ayun yan. Kaya kung gusto mo dito ng malaki ang income, ako ang suggestion ko sa'yo, doon ka na sa magagamit mo lahat ng opportunities na meron ka. Kumbaga, you can push product and you can expand your business with your business partners, okay? Kaysa nung ikaw lang yung nagbebenta mag-isa. Ayun yan. Yun yung talagang nakakayaman. Sa totoo lang po. So ngayon, next, paano nga ba tayo magpo-prospect? Una-una sa lahat, kailangan natin ng prospect list. Ayan. Sa itsura po ng prospect list, ilalagay mo dyan lahat ng kakay mo. Ang tawag dyan ay warm marketing. Ayan, warm meaning yung mga taong malapit sa'yo or kakilala mo, okay, nakakausap mo, kilala ka. Ayan, yung tawag dyan ay yung warm marketing. Lahat ng mga kakay mo. Ano yung mga kakay? Kaibigan, kakilala. Ano pa? Ka-Facebook. Ka-church. Kapitbahay. Katrabaho. Ka-opisina. Ka-klase. Basta lahat ng kakay pwede. Sabi nung iba, Sir Gerald, pwede rin ba yung mga ano, kaibigan? Ayan, pwede din. Kahit kaibigan, pwedeng-pwede din. Ayan po siya. So ngayon, ano bang itsura ng prospect list? Ito po yon. Dito sa prospect list, actually, nahati po yan sa apat na klase. At magsusulat ka ng 1 to 100 sa mga pangalan ng mga kilala mo. And hindi lang medyo kita dito sa screen natin. Ano? Hindi ko pa ito na-figure out paano ito lumalabas ng maayos. So, pardon me. Ayan siya. I-dictate ko na lang po sa inyo. Ito yan, guys. Sa isang listahan ng papel, maganda daw na sinusulat mo yung mga prospect mo sa papel with your pen. Eh. Kasi merong study na kapag sinusulat mo yan sa papel, okay, chances are, nagiging mas creative ka daw kung paano mo sila kakausapin at most likely, makaka-close ka ng sale mo. Ayan. Kasi merong ano, personal touch yun ang dating. So, ngayon, I suggest sa lahat ng mga nanonood ngayon, kung mga viewers natin, na gumawa ka ng prospect list, wag sa phone, wag sa PC, wag sa laptop, okay? Ilagay mo sa isang papel, isulat mo yung mga pangalan nila, and you will mark them according kung ano nga ba itong mga tao to. So, ano po yan? Meron niyang apat na klase. Merong letter M, meaning yan yung mga taong with money, and can able to do the business kaagad. Okay? Or yan yung mga positive na tao. Ayan. Ayan siya. Letter A, yan naman yung mga tao na with authority. Possible na wala silang ganung kalaking pangkapital o wala silang pangkapital. Pero yung work kung saan sila involved, marami silang hawak na tao. Ayan po yun. Yung N naman, yan yung mga tao naman na negative. Kumbaga, kaya naman negative yan, sumali dati ng networking yan, hindi yan kumita ng pera. Okay? Pangalawa, may friend siya na sumali ng networking at yung friend niyang hindi kumita ng pera, kaya para sa kanya, hindi maganda ang networking. Ayan po yun. At madalas, yun yung mga taong may encounter mo. Yung may kakilalang, hindi kumita ng pera. Pero pag tinanong mo yung kilala nila na hindi kumita ng pera, nag-training ka ba? Sagot nun, ha? Huh? What's training? Ha? Huh? Kumbaga, sarap tusukin sa ilong, di ba? Kumbaga, ang lakas makareklamo, hindi naman pala ginalaw yung negosyo nila. Ayun yan. So, now, panghuli is yung to see is to believe people. Ayan yung mga tao na kapag inimbita mo sila, ang una nilang sasabihin sa iyo ay maganda ba talaga 'yan? Oo naman, sagot mo. Kumbaga, sige. Kung talaga maganda 'yan, pag yumaman ka na, saka kami sasali sa iyo. Ayan. To see is to believe. Ayan yung mga taong 'yan.
pag tsumeke ka na, saka na ako sasali dyan. Yun. Pero alam nyo, tanungin ko kayo sa mga nanonood ngayon, sa 300 nating viewers, my question is, sa apat na yan, sa mga taong positive, yung may pera o yung can able to do the business, doon sa mga tao na with authority, doon sa mga tao na negative, o doon sa mga tao na to see is to believe, sino dyan sa apat na yan na uunahin mong kausapin? Ayan, sino? So yung iba, naririnig natin na sinasabi nila na dapat ang unang kinakausap yung mga negative kasi pagpapraktisan yun eh. Kahit anong sabihin nila, di ba? Yung mga negative na yun, kahit anong sabihin nila sa negosyo ko, okay lang, wala namang mawawala sa akin kasi hindi naman sila mga yun. Ang importante, nakapag-practice ako. On my own opinion, mali. Okay? Dapat, hindi mo pinapansin yung mga tao na walang pakialam sa negosyo mo. Kumbaga, parang hindi nila gusto yung negosyo mo. Next, huwag mong pag-practisan. Alam mo kung bakit? Ang negosyong to ay numbers game. Speed is the name of the game. Eto yan. Ang problema kasi, kapag inuna mo yung mga negative mong kaibigan at doon ka nag-practice mag-present, sabihin na lang natin na 3 buwan ka nag-practice, ang galing mo na mag-present. At batong-bato na ang puso mo sa dami ng mga pang, kumbaga mga pang-re-reject nila sa'yo and everything. At wala ka rin naman na pala at the end of the day. Then suddenly, you decided to jump into the person na interesado, na gusto nang gawin yung business, di ba? Yung mga taong positive sa ganitong negosyo. Then suddenly, habang nagpe-present ka, alam mo, then inuna mo yung mga negative, isang bagay lang ang babasag sa'yo. Alam mo kung ano yun? Ito yan. Tatanungin ka nung positive, sabihin sa'yo. Friend, ilang buwan ka na dyan? Sasagot ka ngayon. 3 buwan na, friend. Ilan na ang kinita mo? Sabihin mo naman, syempre, di ba, inuna mo yung mga negative, 3 months ka nag-practice, di ba? Wala pa nga eh. Wala pa. Actually, baka ngayon ka palang kikita, ngayon pa lang ako kita pag pumasok ka eh. Alam mo, X ka na kagad. Kasi walang tao na normally mag-join kung within 3 months, you did everything na dapat mong gawin. Nag-practice ka. Pero para sa kanila, talaga 3 months walang nangyari. Parang sayang pera. Eh paano kasi, tusukin ko ilong mo, yung mga negative ang una mong kinausap. Tama? So ngayon, anong mas dapat? Unahin mo muna yung mga taong akin able to do the business, tama, yung mga taong may resources at yung somehow positive sa negosyo natin. Or positive mag-negosyo. Okay? Yun ang unahin mo. Or actually, dito nga sa negosyo natin, I have to tell you, and kumbaga, honestly, yung mga negative minsan napapapositive natin. Yes. But para sa mga first-timers, feeling ko hindi yun muna dapat mong gawin. Kumbaga, dun ka muna sa letter M, sa mga taong can able to do the business. Yung kayang magnegosyo. Yung naghahanap ng negosyo. Ayan. So ngayon, bakit? Ang unang tip ko sa'yo, kapag bago ka, huwag na huwag ka munang magpapaliwanag. Okay, huwag muna. Ang dapat magpapaliwanag ay si mentor. Ayan. Bakit si mentor? Actually, ito po yan. Out of 100% ng mga tao na nag-join sa ating negosyo, 98% of them, hirap pang magpaliwanag, ayaw magpaliwanag kasi nahihiya, takot magpaliwanag kasi hindi alam mga sabihin, and marami pang mga bagay na kumbaga marami pa sila mga fears inside. That's why hirap sila mag-present. So the support group of our company comes in kapag hindi mo pa kaya. This is for the 98% of you guys na nanonood ngayon na mga members natin. Ano? Si upline kasi, o si mentor, unang-una, na-training na natin yan. Okay. Meron tayong speakers trainings. May speakers bureau po tayo. Actually, isa ako sa mga nagtuturo kung paano mag-present kapag kapaakyat ka na sa leadership level. Okay? Pangalawa, may gamit na yan. Kumbaga, yung iba kasi mga member, iniisip nila, saka na lang ako hahataw direct pagka may laptop na ako. Di ba? E, tasukain ko ilong mo, wala ka nga laptop eh. Kailangan ka pa. Kumbaga, wala ka nga laptop, inaantay mo na magkaroon ka ng laptop para makahataw ka, baliktad eh. Dapat humataw ka muna para magka-laptop ka. Tama? So ngayon, ang totoo, dun sa mga bago pa lang, ano, 98% neto na hindi pa kaya magpaliwanag, si upline kasi, malamang sa malamang, may gamit na siya pang present. Ayan.
Pangatlo, kaya na niyang mag-closing. Kaya niyang mag-close para sa'yo. Pang-apat, kumbaga ano siya eh, tawag dito, mas, meron na rin siyang testimonials. Ayun, nakuha ko na, nawala sa dulo ng dila ako. Kumbaga, itong si upline, itong si mentor, pag tinanong ako kasi ng kaibigan mo, di ba, may nangyari na ba sa'yo dyan? May kinita ka na ba? Etc., etc. Ang problema kasi, yung mga kaibigan natin sometimes, meron silang mga words or mga lakas ng loob sabihin sa atin, pero hindi nila kaya sabihin yun sa ibang tao. Tama? Kumbaga, parang ako, meron ako kaibigan. Kumbaga, pag pinapresenta niya ako, kaya kong sabihin talaga, talaga, kumbaga, kaya ko siyang barahin on the spot. Pero kung merong isang tao na daladala ka na, kumbaga, hindi familiar sa kanya or kumbaga parang bago pa lang niya nakikita, so syempre may hiya siya ron. At kung itong tao to ay may resulta na talaga, chances are hindi niya basta-basta matatabla yun o babasagin. Okay? Kasi hindi naman sila close kagad eh. Tama? So naiwasan mo kagad yung area na yon na kumbaga mababasag ka kagad dahil friends kayo. Kumbaga walang ano eh, walang wall, walang fine line. Okay? Kasi friends kayo, familiar kayo sa isa't isa. So, ganun ka-importante na dapat si mentor mo na ang magpapaliwanag para sa'yo. Okay? Although, yung remaining 2% out of 100%, sila yung mga tao na pagsali, kaya magpaliwanag kagad. May mga ganun tao. Na pagsali nila, they can able to do the explanation of the 10 ways to earn and the closing and everything. May mga ganun. Pero tandaan natin, hindi lahat ng taong sumasali ay ganun. Kaya nga sabi ko sa inyo, out of 100%, 2% lang yung makikita mong ganun. Sa isang daang tao, dalawa lang ang makikita mo. The rest, yung 98, eh kailangan nila ng step-by-step process para kumita sila dito. Ayun yan. So, ngayon guys, kapag ka nakausap mo na yung mga letter M, di ba, with the help of your upline, syempre, checheke ka. Tama? Pag chumeke ka, matatulungan mo yung mga members mo, i-equip mo sila, i-train mo sila, para magamit din nila yung 10 ways to earn. Okay? By the way, kaya ka binabayaran ng company, kasi imbis na magbayad tayo ng TV ads, artista, airtime sa TV, tama? Yung pondo na million-million para doon, ilalaan na lang natin sa tinatawag na word of mouth advertising. At pag-uusapan natin yan sa ating training 3, yung Basic Ideal Success Program, ipapaliwanag ko kung ano nga ba ang konsepto ng network marketing at bakit ito tinawag na word of mouth advertising. Nasa advertising po tayo. Ayan po yan. So, hindi nga lang ito kagaya ng traditional way. Ayan po yun. So, papaliwanag natin yon. So, mabalik tayo dito sa usapan natin. Sumicheke ka na kasi inun na mo yung mga tao that can able to do the business. Okay? You can straightly jump dun sa letter A. Yung mga tao na with authority. Yung may mga tao sila sa trabaho nila. Tama? Pero ang maganda kasi itong mga taong to, naghahanap talaga to ng extra income. At pag nakita nila na yung trabaho nila somehow, eh meron sila mga connection ng mga tao din, at nakita nila na chumeke ka, ito yung kagandahan, at nakakatulong sa tao naman talagang flagship product natin, which is discount sa load. Imaginin mo, ang tagal mo nang bumibili ng load, laging may patong, pero kapag ka nag-ideal ka, wala ka ng patong forever. Tama? So ang maganda doon, nagsasign up yung tao, gumagawa ng paraan, then the rest, yung network niya, kumbaga, nai-introduce niya din. Yan, yan yung mga tao na with authority, yung tipong malakas ano, mag-invite sa mga ka-office mate. Ayan. Kasi talaga naman talagang maganda. Next, doon mo na mababalikan yung mga taong to see is to believe. Yung sinasabi, ah talaga? Chumeke ka ba talaga dyan? Ha? Sige, kung chumeke ka, saka ako sasali sa'yo, patingin mo na ng cheque mo. May mapapakita ka ng cheque. So technically, ah talaga, oo nga, maganda nga, okay yan na. O sige, simulan ko na yan. Magkano ba puhunan dyan? Saka mo ihuhuli yung mga taong negative. Nagigets? Yung tipong paso na, yung tipong sumali ng network, hindi kumita ng pera, yung pala hindi nag-training, hindi alam yung business, o yung silang mga, yung mga tao na narinig lang na pangit ang networking, okay? Tandaan natin, iba yung alam, okay, sa narinig mo lang. Ayan yun. Magkaiba yun. So, ang nangyari, ito, ubusin mo man lahat ng oras mo sa pagpe-present sa mga negative na yan. Ipakita mo man lahat ng resulta mo sa kanila. Well, kaya nga sila negative eh. Di ba? Kaya nga sila niniwala eh. Di ba?
ubusin mo man lahat ng oras mo, okay lang. Bakit? Na-build mo na yung network mo eh. Kumbaga, at the end of the day, sabihin man nila na pangit yung business mo, sabihin man nila na wala silang, wala kang mapapala sa business mo, ikaw, kumikita, ikaw, nakakatulong, sila, yun pa rin. So there's nothing to lose. Diba? Ang problema, pag inuna mo kasi yung mga negative, parang ibinigay mo na sa kanila yung kapalaran mo kasi sayang yung oras eh. Sayang yung panahon. Speed is the name of the game. Nakakuha po? Ayan. So, okay. So next, understanding rejections. Ayan. Alam mo, pag nasa sales ka, ito ay common. Kumbaga, sa lahat ng mga nasa sales, lahat, nare-reject tayo. And alam nyo, ito yung isa sa mga problema ng mga tao. That's why somehow hindi nila feel sumali sa mga gitong klaseng negosyo, kagaya ng negosyo natin. Kasi dito may rejection. Kapag parang masasaktan ako eh. Parang bababa yung pagkatao kapag nireject ako eh. Di ba? Ayun yan. Kapag tignan natin ano nga ba yung pinaka-root cause. Bakit takot tayong ma-reject? At kung bakit may mga tao na sinasabi nila na pag sumasali sila sa networking, eh feeling nila, lumulubog sila sa lupa pag nare-reject sila o sasabihin sila ng mga kaibigan nila o ng mga colleagues nila na, eh, pangit yan, wala mangyari sa'yo dyan. Tama? Naalala ko tuloy nung ako'y sumali sa una naming network marketing business. That was 2011 when I was 19 years old. Ngayon po ay 28 na po ako at malapit na po ako mag-birthday, pero napag-desisyonan ko pong hindi na magbilang. Ano? Nakastock na ako sa 28. So, ang mangyayari, ang nangyari, ganito, nagsulat ako ng prospect list, okay, and syempre, may mga friends din ako na nakapag-reject din sa akin kagad. At some of them, sinasabi nila, ay, sumali na ako sa ganyan, na-invite na ako sa ganyan, wala kang papala dyan, ganito, ganito. Alam mo, ang feeling na akala ko magugustuhan nila kapag sinare ko sa kanila, di ba? Pero imbes na i-encourage ka nila, chances are kabaliktaran na nang mangyayari. Kumbaga parang kahit hindi sila go, pero sige, tuloy mo lang yan, okay yan. Buti sana kung ganun eh, di ba? Pero hindi eh. Kumbaga parang ang dating nun, eh, ay nako, 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 Gerald, ba't ka po sumali sa mga ganyan? Walang mangyayari sa dyan. Alam mo, invite na ako dyan eh. Alam mo, nag-join ako, pero walang nangyayari sa akin. Nako, wag mo nang isi. Kumbaga parang yung future ko, dinidikta nila according sa nangyari sa kanila. And for me, it's sad, di ba? Pero alam nyo, bakit nga ba takot tayo karamihan sa atin na ma-reject? Ano? Unang-una, ito. Ayan. It brings back bad memories. Ayan. Kagaya nito. Nung natry nyo na ba nung sa mga boys ano, na nanonood ngayon, isa sa mga unang pinakamasakit na rejection na una nating naranasan ay yung na-reject tayo nung tayo ay nanliligaw. Diba? High school ka, first year high school ka, diba? Na-try ka manligaw, tapos, yun! Hindi ka pinansin. Ang sabi sa'yo, nako, hanggang friends na lang tayo. Wala talaga, hindi talaga pwede. Tama? Ang sakit sa damdamin. Tama po ba? And ayaw mo nang maulit yun, pero ito tanong ko sa'yo. Simula ba nung na-busted ka, hindi ka na ba nanligaw ulit? Nanligaw ka pa rin naman, tama ba? Tuloy-tuloy pa din. Tama po ba? So, ito pang isa. Isa sa pinakamasakit na rejection na natanggap ng isang mga, ng isang tao, okay? Kaya ayaw na natin ibalik yung feeling na nare-reject tayo is this. Ayan. Nung tayo ay nag-apply ng trabaho, pero hindi tayo qualified. Tama? Hindi tayo pasok. Ayun yun. There are times na nag-apply ka, tapos ang sabi sa'yo, tatawagan ka na lang, yun pala, nagkamali ka pala ng rinig. Tatawanan ka pala, hindi pala tatawagan. Diba? Naalala ko tuloy yung ex-girlfriend ko, asawa ko na siya ngayon kasi pakasal na kami. Naalala ko noon, nung gumraduate siya, sinamahan ko siya mag-apply. Eh, nung mga panahon na yun, nag-negosyo na rin naman tayo. Kumbaga may oras naman tayo na sumama, diba? Sumama tayo. Alas 5 parang nung umaga nakapila na, 'di ba? Sa Makati lang pinapasahan, nag-exam ganyan. Tapos, syempre, dahil fresh grad ka, mahirap maghanap ng trabaho. Ang nangyari, ayun, that is the first day of her rejection when it comes sa pag-apply. Nasa bus kami,
Mga naka nanonood ako ng TV sa bus, paglingon ko yung katabi ko, humiiyak. Bakit hindi ako natangka? Humiiyak. Diba? Diba? Kumbaga parang sa part ko, naiintindihan ko yun, diba? Kasi ang hinahanap nga naman karamihan, yung may experience. Eh, paano ka nga magkaka-experience kung wala naman tumatanggap sa'yo? Tama ba? So, it's very hard to look for a job na naghahanap talaga ng fresh grad na willing to be, trained, di ba? Kumbaga, yung the company is willing to train you. Ayun siya. So, ngayon, itong mga feelings na ito na nagpapaalala sa atin, na sa sakit ng damdamin natin, ayaw na nating maulit. That's why kapag tayo ay papasok sa ganitong business that involves people, okay, ang nangyayari, pag nire-reject tayo ng ibang mga tao, feeling natin nawawalan tayo ng self-worth. Tama? Ayun yan. Pero alam mo ba, ikaw na nanonood ngayon, alam mo ba na araw-araw kang nare-reject, hindi mo lang napapansin. Alam mo kung bakit? Kasi walang 500. Ayun yan. Yung iba kasi nasasaktan kasi feeling nila, the business is bad kapag ka nare-reject sila. Pero it's not. Actually, explain ko po sa inyo kung gaano ka-importanting formula ang rejection, okay? Pero alam mo ba na ikaw mismo sa sarili mo, araw-araw ka nare-reject, hindi mo lang napapansin kasi it doesn't involve your business. Okay? Kahit sa mga simple things, nare-reject ka, hindi mo lang alam. Tingnan natin ito, halimbawa, nanonood ka ng Itbulaga. Di ba sa Itbulaga, yung naalala ko nun, yung sugod bahay, naalala mo yun, yung papasok sila, sila Jose, sila Wally, di ba, magsasayaw-sayaw doon, di ba, nakakatawa. Tapos mamaya, habang oras na lang kainan, di ba, so sorpresahin nila yung nanalo, bibigyan nila ng Coke, di ba, yung Coke gumaganon, tapos tumutunog pa, yung aramdaman yung spirito ng Coke, tumutunog-tunog. So ikaw naman na kumakain, parang sarap bumili ng Coke, ah. Lalabas ka ngayon, di ba? Pupunta ka ng tindahan. Pagpunta ng tindahan, pagbili mo, ate, pabili po ng Coke. Ang sagot nung ate sa tindahan, ay, wala pong Coke. RC lang. Na-reject ka. Oo, wala daw Coke eh. Pwede bang sabihin dun sa ate na, ate, gawa mo ng paraan yan, ha? Hindi eh. Di ba? Kumbaga, ang gagawin mo, maghahanap ka ng ibang tindahan na merong Pepsi. Ayun, hindi, Coke. Coke pa rin. Kasi, kumbaga, hanap pa rin, di ba? At kung wala yung tindahan na yun, mag-aanap ka pa rin na tindahan na may Coke. Ayun yan. So, ito pa. Rush hour. May meeting ka. Di ba? Ngayon, nakapara ka ng taxi. Pagpara mo ng taxi, ang sabi mo, kuya, papunta po ako ng BGC. Ang sagot ng taxi, naku ma'am, pasensya na po. Naku sir, pasensya na po. Papunta po kasi ako ng monumento. Diba? Magkaibang yun? Magkaibang way. Na-reject ka. Diba? Masakit. Pero kailangan mo pa rin ituloy. Tama ba? Pero hindi naman, kumbaga, masakit sa in a way. Pero hindi to the point na binitawan mo yung gagawin mo. Tama? Maghahanap ka ulit ng bagong taxi. Pwede mo bang sabihin sa nagtataxi na, ay sige kuya, kung papunta ka monumento, samahan muna kita. Tapos saka tayo pumunta ng BGC, okay lang ba yun? Diba? Hindi naman eh. Kahit nga, kasakay ka ng jeep eh. Diba? Umaga-umaga, papasok ka ng trabaho, papasok ka ng school. Diba? Pagpara mo, nilagpasan ka. Hindi ka naman nagwawala eh. Diba? Yung tipong, tatanggalin mo yung bag mo. Diba? Ayoko na. Pabato mo ka. Uuwi na ako. Yung na pumasok. Hindi eh. Na-reject ka, pero ang gagawin mo, papara at papara ka pa din. Kasi alam mong may hihinto at hihinto para sa'yo. So, alam nyo guys, dito pagdating sa rejection, tandaan natin na itong rejections na natanggap natin, this is normal. Ayan. Kagaya nga po sabi dito sa aking next slide, rejections are normal if you want to be successful. Ayan. Talaga, Sir Gerald, kung gusto namin maging successful, kailangan naming ma-reject? Yes. Kasi alam mo, ang rejections, somehow, they teach us things na akala natin tama tayo, pero yun pala, meron pa palang right way. Ayun yan. Ito, example. Dahil hindi ka umaten ng mga training, hindi ka nagpa-participate sa mga mentoring natin, what happens is, sinubukan mo agad mag-invite,
di ba? Eh, dahil hindi ka pa nakakapag-training, wala ka pang idea, hindi ka pa na-orient, di ba? Pumunta ka ngayon sa mga friends mo. Pagpunta mo sa mga friends mo, friends, meron akong business, puhunan, 900,000. Kitaan, 3998. Ayun, tumakbo yung mga kaibigan mo. Simula, hindi ka na pinapansin. Paano ba naman, di ba? Puhunan, 900,000. Kitaan, 3998. Di ba? Walang tao na mamumuhunan ng ganun. Ngayon, anong nangyari? Kaya ka pala na-reject, yun pala, mali pala yung way mo kung paano ka mag-invite. Mali pala yung way mo kung paano ka mag-intro. So paglapit mo kay upline, ay, mali pala. Ay, yun pala yun. Kaya pag umatin ka ng training, matututo ka, ay, hindi pala dapat ganun sinasabi. Ay, sorry po. Di ba? Nagets nyo? So, parang, sometimes, ang rejection is, nangyayari sa atin dahil meron pa tayong kailangan matutunan. And it's part of the process. Alam nyo? Ito pa. Dahil nasanay ka sa bawat rejections at inalam mo kung bakit ka na-reject, nagtanong ka sa upline mo, ito po kasi yung sinabi ko eh, ito po yung ganito. Ay, kasi ganito dapat yan. Mali ka ng pagkakasabi mo, ganito kasi yun. Naaayos mo nang naaayos. So, ang nangyayari, yung mga mali, dahan-dahan mo na itatama, so mas konti na lang yung pag-reject sa'yo. Nagets mo? Ayun yan. So, darating ang point na ngayon, bago ka pa lang, madami mga rejections na nakukuha. And then suddenly, nagpapamentor ka, naayos mo na naayos, natanggal mo yung mga mali, napapalitan ng tama. Tama? So, what happened is, na-perfect mo yung, ano mo, yung skills mo. Actually, wala naman talagang perfect, pero na-perfect pa lang, di ba? So, ang nangyayari, mapapansin mo, kumukonti yung rejection. Di ba? Kung makunti yung rejection, dumadami ngayon yung pay-in. Kasi bakit? Tuloy-tuloy ka eh. Inaayos mo kasi kung ano yung mga dapat mong gagawin. Ayun yan. And one of the things na dapat natin tatandaan mabuti, ano, bakit ko nasasabi na ang rejection ay normal? Yan ay common denominator ng mga tao na nagiging successful. Common denominator. Ibig sabihin, lahat ng mga tao na naging successful ay nare-reject. At kung hindi ka nare-reject ngayon, kaya pala hindi ka pa nagiging successful. Ayun yan. Kasi kung gusto natin na lahat ng tao ay maniniwala sa lahat ng ideas natin, kumbaga doon tayo sa gitna, doon tayo sa middle, tandaan natin na walang umaman o naging successful sa side na yun. Ang totoo, may mga tao talaga na makikipagbuno sa'yo pagdating sa opinion, pagdating sa mga bagay na gusto mo. Pero one thing na ibig sabihin nun is pinaglalaban mo yung gusto mong puntahan. Hindi lahat ng tao maniniwala at makikinig sa'yo. That's the truth. Pero the fact na mas marami kang napapakinggan na ganun kasi pinaglalaban mo yung gusto mong puntahan. At the moment na wala ka naman naririnig na ganun kasi hindi mo pinaglalaban yung gusto mong puntahan. Ganun lang kasimple. Ngayon, imaginein mo to. Kung kilala nyo ba si Henry C., yung yumaong si Henry C., nung siya ay nabubuhay, siya ang pinakamayaman na Pinoy sa buong Pilipinas. Pinoy siya. Pero, ano siya, kumbaga, hindi, basta Pinoy siya, although Chinese siya. Alam niyo na yun. Mahirap lang i-explain. Haba lang explanation natin. So, ngayon, ito yan. Nung siya ay nag-i-start, hindi naman nagigit sa inyong kaalaman na nag-start siya sa pagbebenta ng second hand o okay-okay na mga sapatos. At nung siya ay nagsisimula, habang sila ay nagbebenta gamit yung kariton, okay, mahilig silang tumambay sa harap ng mercury drag. Ayan, dun sila mahilig maglako. Ngayon, alam niyo ba yung story kung bakit walang mercury drag sa bawat SM? Ayan, narinig niyo ba yung story na yun? Ayan siya. So, ang kwento, ito, dahil laging tumatambay dun si Henry C., dun siya nagbebenta ng mga sapatos niya, ang nangyayari, napapaalis siya doon lagi. Lagi silang pinapaalis, lagi silang, kumbaga, nare-reject. Siyempre, kasama na rin doon yung mga masakit na salita, di ba? Kasama na rin siguro doon minsan yung siguro baka nakukumpis kayo yung mga ano nila, yung mga paninda nila kasi sinusubong sila ng mercury, ganyan. Pero alam nyo, anong nangyari? Itong taong to, nare-reject to araw-araw. Lagi itong nasaktan araw-araw dahil siya ay nare-reject. Yumaman siya. Kumbaga, na-build niya na maayos yung business niya. Pero alam mo ba, nung yumaman na siya,
okay? Alam mo ba na nare-reject pa din siya kahit mayaman na siya? Oo. Paano? Ang isa sa mga rejection na research ko sa kanya is nung tinatayo niya yung SM North. Ayan, pamilyar pa kayo sa SM North. Dati ang SM North, ano lang yan? Medyo maliit-liit yan. Pero ngayon, aba, lahat na nakatabi ng SM North, binibili niya, pati yung likod, kanila na rin eh, di ba? Ngayon, ito yan. Alam niyo ba na nung tinatayo ang SM North, usok po nung panahon na yun, nung 90s, ang lindol. Ayan. Laging lumilindol. So, ang sabi sa kanya ng mga kaibigan niya, nako, huwag ka na magtayo ng building. Puso lindol. Huwag ka magtayo ng mall. Diba? Dito tayo, focus tayo dito. May ino-offer sa kanya na parang a herbal supplement, something like that. Dito maganda kitaan, ganyan-ganyan. Ngayon, ang ginawa niya, alam mo, imagine ha, mayaman na siya, nare-reject pa din siya. Diba? Puso lindol, papatayo ka ng building. Sara ulo ka ba? Parang ganun eh. Yun ang nakakarating sa kanya. So, ang nangyari, alam mo, tinuloy niya pa din. Bakit? Kasi ibig sabihin, pinaglalaban niya yung gusto niya, yung vision niya, yung pangarap niya na may tayo yung mall na yun. And tignan mo naman ngayon. Di ba? Yung SM North, mas malaki pa yan doon sa SM na nasa, ano, SM Mall of Asia. Di ba? Yung SM Mall of Asia, malalakad mo nang hindi ka pagod eh. Pero pag inikot mo yung buong SM North, sakit ng paa mo eh. Di ba? Ayun yan. Kaya nga, ewan ko lang kung mapapansin nyo, pagpupunta kayo sa MOA, di ba? Doon sa likod nun, parang nagpapalit na sila ng pangalan dahan-dahan, hindi na sila Mall of Asia, kasi maliit lang sila eh. Parang ang dating, ano eh, SM by the Bay na sila ngayon. Ayun na. So, nakita ko lang naman, nagpunta ako doon. So, correct me if I'm wrong. Ano? So, ngayon, imagine na, mayaman na, mahirap siya, na-reject siya, pero nung yumaman siya, na-reject pa rin siya. Di ba? O ito pa, kilala mo ba si Colonel Sanders, yung lolo na nasa KFC, yung logo ng KFC na lolo. Ayan. Kung pag-aaralan mo ang buhay niya, isa siya sa pinakamalas at pinakaswerteng tao mababasa mo na kumbaga, story ng buhay. Simula nung siya ay bata hanggang nagkapamilya siya, ang dami mga tragedy sa buhay niya na hanggang sa pagka-retire niya, dismayado pa rin siya sa mga nangyari sa kanya. Nung siya ay nag-retire sa US Army, nakatanggap siya ng $100 bilang some sort of parang retirement pay sa kanya yon. Pero pakiramdam niya, hindi niya kayang buhayin yung sarili niya, kaya yung gobyerno binigyan siya ng ganung pera. Although hindi naman ganung kalaki yung pera na yon para buhayin ka ng matagal, di ba? So, ang mindset niya, magpapakamatay na lang siya. Pero bago siya magpakamatay, nagsulat siya ng mga bagay na hindi niya pa nagagawa at gusto niya pang gawin. Nagmulat siya, marami pa pala siyang gustong i-accomplish. So, nag-isip siya. Dahil ang kaya niya lang gawin ay magluto ng manok with his own recipe. Yung ano, 11 secret herbs and spices na kino-commercial, di ba? Sinimulan niya yung ibenta sa Kentucky. At syempre, ganun din yung concept na magtayo ng business with that recipe. Alam nyo, naka 1,000 na siyang alok. 1,000. Walang bumibili ng recipe niya. Walang nakipag-partner sa kanya. Imagine ha, 1,000 na rejection. Ikaw kaya, subukan mo, 1,000 beses kang ma-reject. Yung iba nga sa inyo na nanonood ngayon, baka nga 3 beses palang ma-reject, 10 beses palang ma-reject, nagkukwit na eh. Diba? Yung apply, ang hirap naman. Bakit? Na-reject po ako. Ang sakit. Sinabihan ako ng ganito. Ilan ba kinausap mo? Isa pa lang po. Ayoko na. Ayaw na. Isa pa lang. Di ba? Sarap tusukin sa ilong eh. Di ba? Bristo mo ko eh. Pero imagine mo sa Colonel Sanders, 1,000. Yung ikaw 1,008, merong tao na naniniwala sa kanya. And doon nag-start ang KFC. Alam mo, at the age of 80 years old, nag-start siya when he was 65, at the age of 80. 60 or 65, di ko lang maalala. Pagdating niya ng 80, billionaire si Colonel Sanders. And ikaw ba, willing ka rin ba na ma-reject ng 1,000 times para maabot mo ang mga pangarap mo? O ikaw yung klase ng tao na ma-reject ka lang ng isa, tatlo, ayaw mo na. Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, may tatlong klase ng tao sa negosyo natin eh. Yung umaman, yung nakabawi, saka hindi kumita ng pera. Ayun yan. So, ito pa, isa. Facebook,
Ayan, kilala nyo ba si Mark Zuckerberg? Ayan, ito, gamit natin itong platform niya ngayon, Facebook, di ba? Alam mo ba, nung ito ay kinoconceptualize niya sa kanyang dormitory sa Harvard University, nag-invite siya ng lima niyang kaibigan. Lima ha, lima. At ito malupit, ang dumating dalawa lang. Yung tatlo, Indian, di ba? Ngayon, yung dalawa, nagustuhan yung konsepto. Ayan, tinayon nila yung Facebook. Yung dalawa ngayon, bilyonaryo. Bilyonaryo. Yung tatlo? Hindi ko alam. Siguro, baka nagsisisi. Di ba? Kasi ano mo yun? Opportunity of the lifetime na nila yun. Eh. Sayang. Tinanggihan nila. Eto malupit. Siyempre, doon naman kay Mark Zuckerberg, namili na nga lang siya ng limang kaibigan niya na best of the best. Di ba? Dalawa lang ang nagpakita. Pero tuloy-tuloy pa rin siya. Tama, nareject pa rin siya. Oo, nareject pa rin naman. Pero tuloy-tuloy pa rin. Tama? Ayun yan. So dito sa negosyo natin, ako, nag-start ako sa ganitong negosyo. 100 ang sinulat ko sa prospect list. Ginawa ko yan religiously. Kasi yung sabi ng multi-millionaire na speaker mentor namin, sabi niya, Gerald, if you want to be successful in this business, you need to build your prospect list. Ako naman, yes, upline. Sulat ako. Yung nanay ko naman, grabe yung pang-reject sa akin. Nagsusulat ka ng, ano, ng prospect list, di ba? May bumubulong dito. Tanga, walang mangyayari sa'yo dyan. Di ba? Ang sakit, di ba? Pero, alam mo, tuloy-tuloy lang. Ito malupit. Naubos ko na yung 100. Good news. Wala pa rin sumasali. Ubos na yung 100. Wala pa rin sumasali. Pero, alam nyo, imbes na tignan ko yon as a sign na sumuko, hindi. Tinignan ko yun as a sign na kailangan ko pang magpursige. Ano bakit? Kasi andito na ako eh. Kumbaga, tinulak na ako sa swimming pool, bakit ko lulunurin yung sarili ko? Diba? Lumangoy na ako. Tama? Ayun yan. So, alam nyo, ang naisip ko, alam mong mas marami, yung kilala mo o hindi mo kilala. Siyempre, mas marami hindi mo kilala. Tama? So, nag-focus ako doon. Ang kagandahan din nun, kumbaga, hindi ko tinignan kung ano yung wala ako. At that time, alam nyo, wala akong laptop. Wala akong panggalaw. Kumbaga, wala akong mga pamasahe. Lahat yan, wala. Pikit mata kong ginawa itong negosyong ito. As in, pikit mata. Hindi naman literal na pikit mata, figuratively po. Kumbaga, hindi ko alam kung paano ako makapag-operate tomorrow, pero bala na kasi gusto ko matuto eh. Bala na kasi gusto kong mabot yung mga pangarap ko eh. Diba? May mga tao na magsasabi sa'yo na walang mangyayari sa'yo dyan, etc., etc., pero tignan mo na lang yung buhay nila. Okay? Yan, tignan mo. Kung yung taong nagne-negative sa'yo, sinasabi sa'yo, wala kang mapapala dito, eh yung buhay naman niya, eh hindi naman yun yung pangarap mong buhay, at yung buhay niya, eh hindi naman din yung pangarap niyang buhay, huwag kang makikinig. Bakit? Kasi i-influensyan ka ng isang tao na wala lang din naman narating. So bakit ka makikinig dun? Tama? Kaya, alam nyo guys, yung mga rejection na yan, depende yan kung paano natin titignan eh. Kumbaga, na-reject ka ng kaibigan mo, sinabi niya na walang mapapala, o sinabihan ka ng kapatid mo na wala kang mapapala dyan, tigilan mo yan, di ba? Pero tignan mo na lang yung buhay nila. Naabot ba nila yung mga pangarap nila? Kung meron silang solusyon kung paano mo maaabot ang mga pangarap mo na kahit na hindi dito sa pinasok mong business, at nagawa nila, ha? Nagawa nila. Chances are, pwede mong sundin yun. Pero tignan mo yung sakripisyong pinasok naman. Kumbaga, kung yan ay nasa, kumbaga, sabihin natin, ang laki ng sakripisyong ginawa niya para maabot yung bagay na yun, eh ganun din naman dito eh. Di ba? Dito, hindi naman ganun kalaki yung sakripisyo kasi merong grupo, pero makukuha mo rin naman yung gusto mo. So bakit mo kailangan daanan yung sobrang hirap kung meron naman dito na may support team, handa kang tulungan, tama? Na yung pagbuhat mo ng mga bagay-bagay, eh gagaan, at makukuha mo rin yung gusto mo. Gets mo? Ayun siya. So, alam nyo, babalik tayo sa topic. Sa kwento ko. Tinuloy ko yung business, di ba? Dahan-dahan natuto ako, inalam ko yung negosyo, natuto ako mag-present, and sunod-sunod. Yun na. After a year, kumita po ako ng 1.6 million pesos. I was 20 years old at that time. Ayun yan. So, hindi ko akalain na mangyari sa akin yung mga ganong klaseng bagay. Nagkataon lang na kumbaga pinili ko lang kung sino papakinggan ko. Ayun siya. So, masarap. Masarap na mahirap, pero yung hirap sa una lang naman eh. Tama? Lahat yan sa una lang.
Ayun po yan. Sa dulo, magpapasalamat ka na dinaanan mo lahat yan. Okay? So, ngayon guys, usapan natin to. Meron ako mga factors na share sa inyo kung bakit somehow ikaw ay nare-reject. Okay? Number one. Ayan. Tandaan natin to. Na pagdating sa rejection, they reject your offer, not you. Okay? So, hindi kita dito sa ano, dito sa, ayan, medyo lumabas na. Ayang ano, dyan sa screen, yan ay, they reject your offer, not you. Ayan. Apologies po. Dahil hindi kita, ano, ayusin natin yan next training. I-figure out ko kung paano yan malalagay ng maayos dyan. Ayan siya. So, they reject your offer, not you. Yung iba kasing mga members na sumasali dito sa atin, okay, ang nangyayari, naging emo kapag ka sila ay nare-reject. Halimbawa, sinabihan ka ng friend mo, nako, sumasali ka sa ganyan. Kung kailan ka pa tumanda, doon ka pa nagpaloko. Ikaw naman, nako. Hindi mo kasi alam eh. Di ba? Hindi ko umatid ng training, hindi mo tinapos eh. Di ba? Or sabihin natin na, hindi naman kasi ikaw yung nakinig eh. Di ba? Parang ganun. Ikaw naman, sobrang galit mo kasi personal mo masyado ang sasabihin mo sa kanya, ah, ganun ba? Ha? Ganun ba? O sige, yung utang mo sa akin 10K na 10 years na, bayaran mo na sa akin ngayon. Ha? Huwag ka na magpapakita sa akin, ha? Pag nakita kita, babatuhin kita. Galit ka na. Alam nyo guys, ito yan. Huwag natin personalin. Okay? They reject the offer but not us. Imaginin mo to, ha? Pagka masyado mo pinersonal, magiging chaotic po ang business para sa inyo. Imagine. Ha? Ito yan. Imaginin mo, ngayon, nasa simbahan ka. Okay? Tapos, alas 5 ng madaling araw, andun ka sa simbahan, nagmumuni-muni ka doon, nagka-quiet time ka, nag-pray ka, nag-meditate ka, di ba? Suddenly, may dumating na mag-ama. Isang ama, dalawang anak. Ang nangyari, yung mga bata, ang kukulit, nagmamataya-taya doon, paikot-ikot sa loob ng simbahan. Ang iingay. Ikaw naman, pagtingin mo dun sa tatay, ang dating parang hindi niya ba sasawayin yung mga anak niya? Di ba? Yun ang dating eh. So, ikaw tingin ka ng tingin, baka mamaya makaramdam yung tatay naman, nakatingin naman sa'yo, umingiti lang, hehehehe, di ba? Ganyan. Inis na inis ka na ngayon, di ba? So, ngayon, ilang mga minuto ang lumipas, lumapit sa'yo yung tatay to apologize, ang sabi niya sa'yo, ma'am, o sir, pasensya na po kayo. Kaya naman po kami napapunta dito kasi sa simbahan kasi yung asawa ko po kaninang mga alas 3 ay namamalengke. Kakamadali po niya, hindi niya napansin na mayroong taxi na hagip po ang aking asawa. 50-50 po siya ngayon sa ospital. Dito po kami ngayon dito sa simbahan para manalangin. Ang isa sa problema ko, hindi ko masabi sa dalawang anak ko kung ano nangyari sa nanay nila. Kasi kung ano yung nakikita mong tawanan nila ngayon, yan yung huling tawanan na makikita mo ngayong taon kung sakasakaling masama ang mangyari o maging masama ang kalagayan ng asawa ko. Ano ang mararamdaman mo? Sige nga. Di ba? Yung malamang sa inyo, isipin nyo, siyempre maaawa ako, Sir Gerald. Oo naman. Pero tignan mo yung flow ng emosyon mo. Noong una, nagre-relax ka. Di ba? Nag-meditate ka. Okay? Nagka-quiet time ka. Pangalawa, nainis ka. Pangatlo, lalo ka pang nainis, nagalit ka. Then, paglapit sa'yo nung tatay, naaawa ka naman kagad. Ano ba talaga? Tama? Ngayon, walang problema kung naawa ka, nagbago ng shifting ang emosyon mo. Pero ang ibig kong sabihin, yun po ang nagagawa ng emosyon. Mabilis magbago. So ngayon, kung ikaw ay nireject at pinersonal mo masyado, okay, sinabihan ka ng kaibigan mo na ganyan, malay mo bad trip lang pala siya nung araw na yon kasi inaway siya ng asawa niya. Or bad trip siya nung araw na yon kasi pinagalitan siya ng boss niya. Hindi natin alam. O dumating yung mother-in-law niya, dinakdakan siya, hindi natin alam. Tama? So ngayon, ikaw, tinamaan ka ngayon. Kumbaga, ikaw ay napagbuntunan, di ba? Wala siya sa tamang kaisipan na magsalita ng maayos. Ang nangyari, inaway mo. Siningil mo pa. 10 taon na. Tama?
So lumipas ang mga araw, 'di ba? After 2 weeks, meron pala siyang friend na office mate, member din ng Ideal Prime. Tapos ang nangyari, nakausap ng maayos, 'di ba? Na for method na presenta, nagustuhan, ay, ito pala yung negosyo ni paring ganito. Okay pala, maganda pala eh. Eh, tingin mo, kanino kaya siya sasali? Sa'yo? O dun sa office mate niya? Anong sagot? So, ang malamang, dun sa office mate niya. Bakit? Eh, inaway mo siya eh. Inaway mo kasi. Tama? Kaya, alam nyo, guys, huwag natin naawayin yung mga prospect natin. Ma-reject man tayo nila, okay lang, next. Kasi alam nyo, yung mga yan, minsan nanonood din yan. Tinitignan kung anong nangyayari sa'yo. At pagka ikaw naman, sumuko ka, ang iisipin nila, eh, naku, buti na lang. Dapat talaga na hindi tayo naniwala kayo. Oh, tingnan mo, sumuko, wala din pala eh. Diba? Ayun yan. So, ngayon, kaya isa yan sa mga rason kung bakit hindi mo dapat personalin at pag nireject ka, ituloy-tuloy mo lang. Kasi nandyan ka na. Tama? Ituloy mo lang. Ayan po yun. So, are you learning, guys? Ayan, natututo ba tayo? Next, it takes rejection to gain. Ayan. Sir Gerald, ano yun? Nawalan na ako. Na-reject na ako, pero matututo pa ako? Yes. Kagaya nga sinabi ko sa inyo kanina, kaya tayo nare-reject is may mga bagay tayo na hindi pala tama ang gawin yun. Kagaya nun, nilapitan mo yung mga friend mo. Inalok mo, puhunan, 900,000, kitaan, 3998. Tama? So, anong nangyayari? Eh, ayun. Hindi ka na pinansin. So, habang natutunan mo kung paano ginagawa yung business, ayan. Tama lang yun yung mga sinasabi mo. Kaya natututo ka. Okay? Next. Right time. Ayan. Sometimes, yung mga tao na napepresentan po natin, okay, may mga right timings din po yan. Naalala ko nun, meron akong isang friend na, alam nyo, ang pinakamasakit sa lahat, ito. Yung na-reject ka, pero yung taong nang-reject sa'yo, hindi mo naman iniimbita. Ang sakit nun. Naalala mo, di ba? Yung tao nga na in-invite mo, kinausap mo, na-reject ka, masakit. Eh, yung hindi mo nga ini-invite, na-reject ka pa din, di ba? Ayun siya. Pero, naalala ko noon, sabi niya sa akin, alam mo, Gerald, hindi ko gusto yung ginagawa mo eh. Ah, sabi ko, oh, bakit naman? Kasi ano eh, hindi ko feel yung ganyan. Eh, siguro nag-express lang din siya ng gusto niya sabihin o ng opinion niya. And I respect it, di ba? sabi niya, alam mo, ang gusto ko kasi, mag-aaral ako mabuti. Pag nag-aral ako mabuti, eh, magtatrabaho ako sa, ano, sa McKinney. Eh, medyo bingi-bingi ako. Sabi ko, ano? McKinney? Yeah? Makati? Ah, Makati pala, slang-lang, di ba? Tapos, sasahod ako. After kong sumahod, magpo-propose ako sa girlfriend ko, magpapakasal na kami, and yun na yun. Di ba? Alam niyo, madalas tayo, sa isip natin, kapag nag-aaral tayo, akala natin, ganun lang kadali after mag-graduate. Tama. Pero ang totoo, pagka-graduate pala, hindi pala ganun kadali ang buhay. Mas masarap bumalik sa pag-aaral. Tama? So, anong nangyari? Sa isip-isip ko, pwede, hindi ka naman kita ini-invite. Ba't ka nagsasabi ng ganyan, di ba? Tapos nagsalita ako, sabi ko sa kanya, kung yun ang gusto mo, bro, edi, pwede malaya ka naman gawin yun. Ako naman, malaya din naman ako gawin ang gusto ko kasi ako gusto ko dito mag-business eh. Anong nangyari? Merong may umibigil dito. Anong nangyari? Lumipas ang mga panahon. Siguro mga 2 taon yata yun. From bahay namin sa Caloocan City, Novaliches, ayan. Nailipat ko yung sarili ko sa isang condo unit sa Ortigas. Alam nyo, yung unang unit na tiran ko sa Ortigas ay sobrang ganda. Kasi, actually, yung unit naman na yun ay nandun pa rin naman. Yung nga lang, hindi ako nakatira dun. For rent na lang siya. Ayun. So, ang balcony ko, kita ko yung ano, subdivision na tinitira namin ngayon. So, ito yung condo namin. Tapos, kita ko rin yung Antipolo. Kita ko yung EDSA. Ayun siya. So, one time, nanonood ako ng mga pelikula ni Ip Man. Kung kilala yung si Ip Man. Natapos ko yung mga, nag-movie marathon ako, natapos ko yung mga, ano, yung mga movies. So, ano na, alas 6 na. Eh, signal number 1 nun sa Metro Manila, may bagyo.
So, ang ginawa ko, habang minum ako ng kape, nilapag pa yung kape, out of being grateful, ano, sabi ko, buti na lang pala. Pinasok ko yung ganitong business kasi kung nag-work ako, siguro stranded ako ngayon sa traffic kasi kita ko yung edge, ang haba, kulay pula eh, di ba? Alas 6 ng umaga. Ang ginawa ko, nilagay ko yung mug, pinicturan ko yung, ano, yung EDSA. Natamaan yung mag saka yung balcony, syempre. And then, nagpost ako. Sabi ko, thank you, Lord. Binigyan niyo po ako ng eyes to see every opportunity that na binibigay niyo po sa akin. Ayun siya. Salamat din na nung pinag-pray ko to, ganito, eh, tama po yung decision ko na pasukin to. Natulungan ko yung sarili ko, di ba? Natulungan ko rin yung ibang mga tao. At the same time, kumbaga, nabibigay ko yung mga bagay na gusto kong ibigay sa parents ko. Ayun siya. Actually, ano mga panahon na yon, sumutap na rin yung business ng tatay ko. So kahit papano, may kaya na rin talaga. Pero nung umalis ako sa amin, wala-wala pa eh. Ayun yun. So, alam mo, after nun, ano lang, parang ako kasi pagka nagpo-post ako sa Facebook, gusto ko lang i-share. Parang ganun. Na, hindi naman para i-flex. Kumbaga parang out of being grateful lang. Kasi Facebook naman, social media, ano yan, meant to share yan eh. Di ba? So kahit ano mo gusto mong i-share, share mo lang if you want to share it. So after nun, tulog na ako. Pagising ko, itong isang friend ko na nireject ako long time ago, eh nagpa-pop yung mukha niya. Kasi Android yung phone ko. Di ba? Pag Android, nagpa-pop yung mukha ng kausap mo. So nangyari, sabi niya, bro, chat-chat bro. Ganyan. Ako naman nag-reply. Yes, bro. Ayun. So, nag-reply siya ulit. Ano nga ba ulit yung business mo? Nagulat ako ngayon. So, alam ko negative tong taong to. Hindi ko naman naiimbito. Negative pa rin. Bakit kaya biglang nag-inquire? Sabi ko, bro, nasaan ka pupuntaan kita? Nasaan ka ngayon? Sabi niya, ay, wag muna ngayon. Kasi nandito ako sa trabaho ko. Nandito ako ngayon sa BGC. So, okay lang ba? Free ka mamayang alas 7. Sabi ko, sige, alas 7. Magkita tayo sa Starbucks, may katabing Shell, malapit sa St. Luke's. Ngayon, wala na yung Starbucks na yon, Deli to go na yon. Ayun siya. So, nangyari, nakita kami doon. Dumating ako doon ng 6:45, nagkataon, nandun na din siya. Nagpe-present ako. Noong nagpe-present ako, alam nyo guys, wala pa ako sa kalahati ng presentation ha. Nagbabayad na, inaabot na yung pera sa akin. Ito na. Ito na yung pang-sign up ko. Alam nyo, pagkakuha ko ng pera, isinoli ko ulit. Sinoli ko. Sabi niya, bakit mo binabalik? Sabi ko, wait lang, kasi baka magdagdag ka pa eh, wait lang. Sabi ko sa kanya. So, alam nga, tinapos ko yung presentation, tama nga naman, nagdagdag siya, kumuha siya ng 3 accounts. Ayun yun. Alam mo, yung taong yun, kumita yun ng close to 400,000, 300,000 plus in span of 4 months. Ayun siya. So, alam mo, nakakatuwa, may mga tao na magre-reject sa atin sa dito sa negosyo natin na may right time din pala. No? Nung tinanong ko siya, ano nga ba pumasok sa isip mo, ba't ka nag-join? Kumbaga, nung araw na yun din, alam mo, sumimangot bigla. Sumimangot. Iba yung timpla ng mukha. From friendly, naging parang ano eh. Naging parang ready to fight. Ano nangyari? Sabi niya, naalala mo kaninang umaga? Kaninang umaga, naisip ko, tulog ako, wala mo ginagawa eh, di ba? Ano problema kaninang umaga? Kaninang umaga. Ano nga yun? Yung post mo. Nalala ko, o yung post ko, yung traffic? Ano mali dun? Alam mo, sabi niya, andun ako, hindi ko alam, nabibagyo pala, yung sapatos ko, butas pala, na pinasok ng bahay yung sapatos ko, wala akong dalampayong sa sobrang traffic, pagpunta ka ng trabaho, namura ako kasi late ako. Tapos ikaw, pagtingin ko ng tanghali, nagkakape ka lang, anong ginagawa mo, sabihin mo sa akin. Diba? So, alam nyo yun? Parang, ang nangyari pala, yung mga tao nag-reject pala sa atin, minsan, titignan pala natin how's our progress dito sa pinasok natin. Diba? So, alam mo, nagkaroon kami ng maganda partnership at nakakatuwa, kumita naman talaga siya from doon sa puhunan niya. Ayun yun. So, next. Ayan. The more rejection you get, the faster you grow. So, do it fast. Ayan. Totoo yan.
By the way, sa mga bago po nanonood ngayon, no? Medyo maglo lang po yung screen natin. Next time, ayusin ko po yan. Ayun. So, apologies po. No? So, the more rejection you get, the faster you grow. Bakit? Kasi, alam nyo, meron kaming kasabihan dito sa company. Huwag kang magmamadali, pero bilisan mo lang. Parang ang gulo nun, ano? Pero ito ang ibig sabihin nun. Huwag kang magmamadaling kumita, pero bilisan mong matuto. Kaya ka nare-reject, kasi ibig sabihin, ginagawa mo yung negosyo mo. Okay? Kaya ka hindi nare-reject, ibig sabihin, hindi mo ginagawa ang negosyo mo. And isa po yan sa mga signs, mga palatandaan, na papunta ka na sa mga pangarap mo. Kasi ang totoo, hindi mo naman kailangan mapasali lahat ng tao para yumamang sa network marketing. Sa ideal, hindi. All you need to do is to get two leaders. One leader sa A, one leader sa B, and that's it. And yun nga lang, may mga tao na fit for that position, may mga tao na hindi. Kasi depende yan sa commitment. Kaya kailangan mo maghanap na maghanap na maghanap. Ayan po yan. So, next, they need you more than you need them. And tandaan natin na dito sa negosyo ginagawa po natin, i-reject man tayo itong mga tao na nag-reject sa atin, tandaan natin, at the end of the day, sila naman yung walang discount sa load. Ikaw, pag uwi mo, may discount ka. Yung mga taong maniniwala sa'yo, may discount sa load. So, alam mo yun, kumbaga, mas kailangan nila yung opportunity. Kung hindi nila nakita yon as a good opportunity, then okay lang. Tuloy-tuloy lang. Maikita at maikita rin nila yan pagkating ng panahon. Tama? Ngayon, kung hindi pa rin naman, okay pa rin. Tandaan natin na hindi lang sila ang tao sa buong Pilipinas. Hindi ibig sabihin na may mag-reject sa'yo ay pangit ang business mo. Nakakuha ko ba? Actually, ang isa rin po sa katotohanan niyan is hindi naman lahat ng tao ay maniniwala sa sasabihin mo o sa ginagawa mo. Kumbaga, kanya-kanya tayo ng opinion. Pero tandaan natin na may maniniwala at maniniwala pa rin sa atin. Ayan, nakakuha po ba? Ayan siya. So, are you learning? Mm-hmm. Next, ayan. Dito guys, meron tayong tinatawag na Pareto law. Pag sinabing Pareto law, sabi dito sa law na ito, 80% of your sales comes from the 20% of your clients. Ibig sabihin, out of 100%, ang unang magpo-produce para sa'yo dyan, ng malaki, ay yung 20%. And sa network marketing, sa 100 na tao na maniniwala sa'yo, 100 na tao na ma-explainan mo, rather, 20% ang maniniwala at magsa-sign up. Ayan po yan. So, ngayon, normally, sa prospect list, sa isang daan mo, ito, I'm speaking generally, ano? Sa isang daan, 20% ang maniniwala. Akin, bakit walang naniwala agad? Kasi ang aking, kumbaga, ang testimonial ko sa mga taong may kilala sa akin ay hindi ganun kaganda. Kumbaga parang, ano kasi ako eh, ako yung, pag nakilala mo ako, ako yung klase ng tao na ano, parang hindi naman ako meant to do business eh. Parang ano lang ako eh, parang, ano lang, yung tipid-tipid, ganyan. Tapos, kung ano yung nandyan, pagkakasyahin, parang ganun. And sometimes, I'm not on the winning side pagdating siguro sa mga mata ng mga nakakilala sa akin when it comes to business. So, syempre, kung pag ninegosyo ang pag-uusapan, ang trust, syempre, hindi rin kagad pumapasok. May mga tao naman na pagsali, 80% naman ang sumasali kagad kasi ang kanilang testimonial ay maayos na pagdating sa pagdinegosyo. Pero alam mo, alin ka man sa dalawa o alin ka man sa tatlo, kahit wala man sumali sa'yo, sa 100 mo, ang importante, tuloy-tuloy ka pa rin. Kasi meron at meron pa rin yan. Pero dun sa generally population, I mean, the general population ng mga members natin, 20% ang unang magkitiwala talaga sa'yo. Ayun siya. So, ngayon, paano mo i-build yung network mo? Minsan kasi, may mga tao na naghahanap sila ng ideal members eh. Ayun yun. Parang ano ba yan? Itong sumali sa akin. Yung 20% mo, yung unang mga tao maniniwala sa'yo. Sometimes we misjudge them eh. Parang ang dating eh, ano ba yan? Bakit ito yung unang sumali sa akin? Para namang hindi ito yung parang hindi naman ito yung maging leader ko.
Parang ganun. Ayan. Let me share you a story. Nung ako ay nag-i-start, meron akong isang napa-join na isang bata. He was 16 years old. And yung meron siyang prospect na bata din from San Beda. 16 years old din. So, ang nangyari, nung pag pinakilala sa akin, medyo kumikita na rin kasi ako noon. Pero wala pa akong kotse. Wala pa akong na... Kumbaga, parang nasiguro kinikita akong mga nasa total, mga nasa 500 to 600,000. Ayun siya. Ang sabi ko sa kanya, sabi ko doon sa nag-invite sa kanya, bro, sigurado ka ba na magne-network yan? Pet-pet yan, mas pet pa sa akin yan eh. Tapos yung, alam mo yung itsura niya, parang medyo nerdy siya eh. Yung pagka ngumingiti siya, todo ngiting ganun. Kuya Gerald, kamusta po? Ganun siya eh. Parang, oh, okay naman ako, ganyan. Tapos, may duda talaga ako na parang baka di siya makasabay o baka hindi siya makapag-perform ng maayos dito sa company na to. Pero kasi ang attitude ko, isa lang naman eh. Kung ano yung meron ako, pagyayamanin ko. Hindi ko na kailangan maghanap ng mga member na gwapo, na isang ngiti pa lang, pay-in na yung mga gandang kakausapin, o member na sobrang ganda, na isang ngiti pa lang, di ba, pay-in na yung mga gwapong lalaki. Kung ano yung binigay ni Lord, meaning yan yung tao na para sa'yo. Yan yung dapat mong tulungan. Yan yung dapat na equip mo. Huwag ka na mag-asam kung ano yung nasa imagination mo na dapat yun yung member mo. Di ba? Bakit ako maghahanap ng member na malaki ang connection? Di ba kasi, kumbaga parang pwede kong isipin na baka namang walang masyadong connection doon. Ganito itsura nito. Baka konti lang kilala niyan. Parang ganyan, di ba? Alam mo ginawa ko? Yung kabaliktaran. Lahat ng alam ko, tinuro ko sa kanya. At talagang bumuos kami ng oras. As in linggo. Tinuro ko sa kanya lahat ng mga alam ko pagdating sa prospecting. Pati yung online prospecting, tinuro ko sa kanya. Natuto, mabilis, magaling yung bata, mabilis siyang natuto. Then after ilang araw, meron siyang na-invite sa office, isang maliit na babae na nakatsinelas, nakapambahay. Ngayon, yung babae, medyo maganda yung kutis kasi medyo in-check ng konti. Tapos, ang pakilala niya, employee siya sa isang luxury car na kasa. Sabi ko na sa Mercedes-Benz. Eh alam nyo, dun sa Mercedes-Benz, pangarap kong kotse yun. And although nakabili naman ako ng Mercedes-Benz last year, pero noong 2011, sobrang pangarap ko yung kotse na yun. Alam mo, nakakatuwa. Itong taong ito, na-invite niya yung babae, hindi todo present ako, di ba? Sabi ko dun sa babae, ma'am, alam niyo po, itong support na ibibigay po namin sa inyo, tatagos po ito mula sa inyo hanggang sa kaduluduluhan ng mga papasalan niyo, meaning ako po ang inyong kamay at paa, ako mag-i-explain sa lahat ng gusto niyong kausapin. Grabe yung, ano ko, di ba? Yung commitment level. Kasi hindi na doon ako eh. Parang, kumbaga, yun ang mentality ko at that time. At kahit di naman din ngayon, ganun pa rin. Sabi niya, talaga? Kahit sa office? Opo, gusto niyo po, kahit nga po sa kantin ng office niyo, upo lang ako, magpe-present ako para sa inyo. Sige, sabi mo yan, mag-join ako kasi sinabi mo yan. So, ngayon, anong nangyari, pagpunta namin doon sa Cats, nahihiya ako pumunta kasi, syempre, big time eh, di ba? Eh, sino ka lang naman? Eh, pagdadaan nga ako sa EDSA, dadaan doon sa Mercedes-Benz, lagi kong pinapwesto yung sarili ko sa kanan. Para pagdadaan na doon sa kasa na yon, nakikita ko yung mga sakyan. Sabi ko, someday magdadrive din ako niyan. Ayun. So, anong nangyari? Pagpasok namin doon, nakita namin doon yung kontrabida sa telenovela, yung big boss. Yung malaking matangkad, naka-brush up, ang ganda ng kutis, may kulay ang buhok, medyo matanda, tapos nagmamando. Ikaw, punta ka doon. Ikaw, bakit nandito ka? Oras na trabaho, punta doon. Diba? Parang ganun. Ako, nakita ko to. Naka-Amerikana pa, di ba? Ako, parang, sabi ko, napanood ko na to eh. Susungitan kami nito, baka paalisin kami. Alam mo, habang lumalapit kami doon sa kontrabida sa teleserye, nanlaki yung mata ng kontrabida sa teleserye. Naku, sabi ko, naku, patay mo ka, papagalitan na kami. Paglapit, tumatakbo pa, bilis ng lakad.
Kumbaga, paglapit ng ganun, binati yung ano, yung babae. Sabi, "Good morning, madam." Nako. Kontrabida sa pelikula, Big Boss. Kasama namin. Madam. Madam. Big Boss. So, boss niya yun. Kung Big Boss to, mas Big Boss pala itong kasama namin. Grabe pala. Yun pala, isa pala, isa pinakamatataas doon. Alam mo, malupit. Iniisip ko, sa canteen na kami magpe-present. Pero doon kami nag-present sa boardroom. Merong isang separate na, no, na elevator, papunta doon sa boardroom. Tapos, doon ako nagpe-present. Ang invite niya, yung mga mataas din doon sa company na yun. Eh, sino lang naman ako? 19 years old lang naman ako na kumita ng konti, di ba? Tapos, pinakita ko lang kagandaan ng business. Alam mo, lahat na kausap ko, sumali. Hindi dahil magaling ako. Alam mo kung bakit? Kasi pag hindi ka sumali, bad trip si madam sa'yo. Di ba? Alam mo, malulupit yung mga kausap ko rin, yung mga mataas, sali lahat sila. Doon nagsimula yung malaking grupo. Alam nyo, nagkaroon kami ng isang grupo na ang mga members naman, puro mga doktor, mga dermatologist doon sa Quezon Avenue. Lahat ng mga derma doon, isa-isa namin. Lahat yun, mga naka 7 accounts. At saan nagsimula yung mga laking libo na grupo na yon? Doon, sa bata na mukhang walang future sa networking. Doon sa bata na mukhang mahiyain, na hindi kaya mag-present ng maayos. Doon sa bata na parang hihihihi, ganyan. Kaya Gerald, saan kumunta, sama ako sa'yo, dali ko yung bag mo. Doon nagsimula yon. Kaya alam nyo, yung 20% na unang magtitiwala sa inyo, huwag nyo silang huhusgahan kung anuman ang itsura nila. Okay? Kaya yan binigay sa'yo kasi may purpose yan. Huwag mong tignan yung wala, ang tignan mo yung meron at pagyamanin mo. Nakakuha po ba? Ayun yan. Alam mo, yung next na member ko, after nun, nakakuha naman ako ng isang member na housewife. Diba? Baka isipin natin, busy sa bahay ito, baka walang masyadong gawin to. Nakakuha rin ako prior yon, isa sa unang DR ko, teacher. Diba? Baka busy sa pagtuturo to, baka walang gawin. Pero doon din nagsimula ang grupo ko. After a year, nakapag-produce kami ng close to 6,000 members. Ayun yan, mga 5,000 something. As, hindi ko lang malala kung ano exact, basta close to 6,000. And halos 6,000 dami ng mga tao sa loob ng isang taon. Sa nagsimula, ito sa mga tao na akala ko walang ibubuga, pero meron pala. Di ba? Kaya alam nyo, yung 20% na yan, na unang magtitiwala sa inyo, alagaan nyong mabuti. Nakakuha po ba? Ayun siya. So, are you learning, guys? Ayun. So, prospecting myths. Ayan. Pag-usapan natin some of the myths. Ano? Although, hindi naman natin ganun patatagalin ito, pero pag-usapan natin, ano nga ba yung mga myths dito sa negosyo natin? Unang-una, yung nauna lang ba ang yumaman dyan, Sir Gerald? Ayun. So kung iniisip natin na yung mga nauna lang ang yumaman dito, ano po? Okay? So, hayaan nyo kung kukuha lang ako ng whiteboard yan, for a while. Wait lang. Sana po ay kita. Sana kita. Ay, hindi kita. Tignan natin yung camera dito. Ayun. hindi pa din. Ayan. Kita na ba? Papasensya na, no? Kasi ngayon ko lang gagawin to, no? Ayan. Ayan. So, pag-usapan natin to. So, guys, tignan nyo itong mabuti. Ang sinasabi nila, yung mga nauna lang daw, ang yumayaman sa networking. Ayun. Totoo ba yon? Actually, hindi. Hindi po. May mga tao na nahuli, pero yumaman talaga sila sa networking. Ayun po siya. So, ngayon, ayan. So, pagtsagaan na po muna natin to, no? Halimbawa, ako to.
Ayan. Si Gerald. Ayan. Kita. Kita. Ayan. So, sabihin na lang natin na meron akong A at meron akong B. Okay? So, dahil meron akong A at meron akong B, sabihin na lang natin na meron akong isang taong napasali. Ito. Tapos may tao rin na napasali yun. Okay? O, sabihin na natin, ito na lang. Ayan. Ang pangalan na lang niya si Buknoy. Ayan, letter B. Ayan, si Buknoy. Ayan, ayan. Di pa rin kita. Yon, pwede pala yon. Okay. So, ngayon, anong nangyari? Itong si Buknoy, ginawa niya ang business ng 1 year tuloy-tuloy. Nagkaroon siya ng 1,000 na tao sa A at 1,000 na tao sa B. Okay? Kapag pumares yan at sa 500 na pares, yan ay 500,000. Ayun, nakakuha po ba? 500,000. Ako, sa kabilang side ito, si Gerald, medyo tamad ako. Ako yung klase ng member na ayoko muna pumunta ng office kasi umuulan eh. Ayoko muna mag-prospecting, ayoko muna mag-send ng tao sa Zoom meeting kasi tinatamad ako. Saka na lang. Ayan, yung mga mayroon mag-excuse. So, anong nangyayari? Sa loob ng isang taon, nakakuha lang ako ng, naka-endorse lang ako ng dalawa. Kasi di ako ganun kaseryoso. Ang pares na makukuha ko dyan ay dalawa lang. Tama? Magkano kakitain ko? 1,000. Okay? So imagine, si Gerald, na una, ayun, kumita ng 1,000. Kasi, di ba, dahil tayo ay mayroong balance for pairing bonuses, kahit na gano'ng kahaba to, kung di ka naman nag-workout sa kabila, kailangan may effort pa din. Okay? Hindi ka rin kikita pagdating dito sa way to earn na to. Okay? So, kailangan may effort pa din. Lagi natin sinasabi yan, kahit sa ang training yan, laging may effort. Okay? Ngayon, itong si Buknoy na nandito, tinrabaho niya tuloy-tuloy yung negosyo sa loob ng 1 taon, kumita siya ng kalahating milyon. Sino ang nauna? Si Gerald. Sino ang nahuli? Si Buknoy. Pero bakit si Buknoy ang mas malaking kinita? Simple lang. Kasi si Buknoy, siya yung nagsipag, nag-effort, at nagbigay ng oras. Nakakuha po ba? So, ibig sabihin po nito, wala yan sa nauna, wala yan sa nahuli. Kahit sabihin na natin si Buknoy ay nandun pa sa pinakadulo ng linya. Sabihin natin, 100 tao pa ang dumaan bago si Buknoy. Pero si Buknoy naman ang nagbigay talaga ng totoong effort. Siya ang kikita. Wala yan sa nauna at wala yan sa nahuli, guys. Nakakuha po ba? Kasi yung iba, nagiging, ano, kumbaga, nag-iisip na kung ano-ano. Ay, naku, marami na nauna sa akin dyan. Wala sa una at nahuli yan. Tama? Andun yan kung paano mo tinatrabaho ang negosyo doon sa time na, na inaalat mo. Ayun. So, klaro po ba? Ayun. Ayun siya. So, balik ka tayo ulit. Ayun siya. So, isa pa. Eh kasi, Sir Gerald, yung networking. Di ba, ano yan? Pakiramdam ko kasi kapag ka sumasali ako sa networking, lokohan lang eh. Pakiramdam ko, para lang ako nanloloko dyan eh. Di ba? Yan. Alam nyo, kung yan ang una mong iniisip, na parang lokohan lang tong itong network marketing, okay? Eh, dun pa lang, myth na kagad yun. Hindi yun totoo. Eh, bakit? Ito, para to sa mga bagong nanonood, ano? Imagine this. Ilang taong ka na gumagamit ng cellphone? Ikaw, nanonood ngayon. Ilang taong ka na gumagamit ng cellphone? 10 years na ba? 20 years na? Di ba? 15 years? Sa tagal mo na ba gumagamit ng cellphone, kumita ka na ba? Ayan. Di ba hindi? Madalas nga may patong pa. At ang malupit, sa paggamit mo ng cellphone, gastos lang, at minsan, yung cellphone na yan, mabilis mo pang pinapalitan. Kapag yearly, palit ka ng model.
Di ba? Wala diyan yung wala pa diyan yung mga cellphone na niregalo mo sa kapatid mo, wala pa diyan yung cellphone na niregalo mo sa ano, sa jowa mo, iniwan ka lang din, di ba? Mga ganyan. So, ngayon, alam nyo, eto yan. Kung sa tagal mo nang gumagamit ng cellphone, hindi ka naman pala kumikita ng pera, gumagastos ka lang. Honestly, ito yan, nasnatchan ka ng cellphone, baka nga bukas may bago ka ulit na cellphone. Yan ang totoo. Kung di magbukas next week, sigurado bibili ka pa rin. Tama? So ngayon, anong nangyari? Kung 10 taon ka na pa lang gumagamit ng cellphone at hindi ka naman kumikita ng pera, at itong ideal ay pinakita sa'yo, kumbaga, ano bang mas maganda? For the next coming 10 years. Kumbaga, nakaraang 10 taon, wala kang negosyo, hindi ko kumikita ng pera gamit ang cellphone mo, di ba? Wala kang convenience. Then, nakita mo itong ideal ngayon, ang tanong ko sa'yo, for the next 10 years, ano ang mas maganda? May negosyo ka? Kumikita ka ng pera? May discount ka? O wala? Meron o wala? Malamang, yung iba sagot, syempre meron, kasi matagal na ako hindi kumikita dyan, edi pagkakitaan ko na, edi ang sagot, mag-ideal ka. Tama po ba? So, ngayon, ito yan. Yung friend mo, kinausap mo. Tapos yung iyong friend, nag-join, kumita ka ng 500 pesos. So, feeling mo, nalamangan mo siya, nalalamang ka ng ibang tao kasi kumita ka ng 500 eh. Tama ba? Ngayon, ito yan. Yung kaibigan mo, for the next 2 years, sumunod na 2 taon, hindi man niya nagamit yung 10 ways to earn. Kumbaga, sabihin na natin, wag natin pag-usapan yung 10 ways to earn. Pag-usapan na lang natin yung first, ay yung second way. Yung discount lang sa loan. For the next 2 years, siya at yung pamilya niya, imbes na nagpapaload sa tindahan at may patong, niloloadan na lang nila yung sarili nila. Silang 5 sa pamilya. Kasama na yung cable nila, naka-prepaid din. Kasama na rin yung, iba mga, yung mga internet nila, naka-prepaid din. At yung mga phone nila na niloloadan din nila pang Mobile Legends nila. Parang ganyan. Pang YouTube nila. Pang Netflix nila. Ngayon, anong nangyari? For the next 2 years, itong si friend mo nakatipid ng 20,000 kasama yung family niya. Doon pa lang sa pag-discount sa loan, 20,000 na natipid. Ikaw naman, on the other hand, nalaman ng friend mo yung business, so binigyan ka ng company ng 500 pesos kasi kung hindi dahil sa'yo, hindi niya malalaman na merong ideal. Ang tanong, yung kaibigan mo, nagkaroon ng discount, business at convenience, nakatipid siya ng 20,000 sa load pa lang, wala pa ibang ways to earn. My question is, niloko mo ba yung kaibigan mo? Niloko mo ba? Ang sagot, hindi. Bakit mo niloko? Eh, nakadagdag ka pa nga sa kanya eh. Tama ba? So, ibig sabihin pala, itong ideal na ginagawa natin dito, hindi tayo nanlalamang o nanloloko ng tao. Nakakuha po ba? Ang ginagawa po natin dito, tayo ay tumutulong. Kasi yung dating wala silang income, dating wala silang discount, binibigyan po natin. Ang maganda dito, yung product, hindi mo na kailangan i-explain. Di ba? Alam na nila yon. Pagkakakitaan na lang, bibigyan na lang ng discount. Ganun kasimple. Tama? So itong myth natin na may nauna ba at may nahuli. Una-una sa lahat, hindi po totoo yan. Pangalawa, yung myth na nalalaman ka ba ng ibang tao kapag ka nag-network marketing ka, nag-ideal ka? Hindi. Tumutulong ka dito eh. Tama? Ayan yan. So, okay. Next, are you guys learning? Malapit na po tayong matapos, ano? Actually, dito na tayo ngayon pupunta sa, ayan, pag-usapan na natin yung scripts, kung paano ka nga ba dapat mag-i-invite. Ayan po. By the way, welcome to the real session. Ayan, intro po talaga yung ginawa ko kanina. Intro lang po lahat yun. Kasi kailangan kong explain sa inyo yung mga parts eh. Kasi mahirap na kung naturuan nga kahit na mag-imbita, pero hindi mo naman naiintindihan yung rejection, hindi mo naman naiintindihan yung mga prospecting meets, di ba? Hindi mo naman naiintindihan bakit kailangan mag-build ng network, di ba? So, itong mga bagay-bagay na to ay connected sa prospecting and inviting. So, yung intro, natural po talaga na mahaba yon at maikli lang talaga yung main topic po natin. Ayun siya. So, ready ka na ba? Ayun. So,
Okay. Paano kung sabihin ko sa iyo na merong paraan, okay, merong paraan kung paano mo may isip yung, ay paano mo malalaman yung iniisip ng prospect mo? Or paano yung, paano mo kaya malalaman yung iniisip ng prospect mo para mas mabilis kang makapagbigay sa kanya ng tamang salita na sabihin mo kapag ka ikaw ay mag-iimbita o magbebenta. Ayun siya. Example, share ko lang po sa inyo, one of the personalities na kilala natin na nakakabasa ng iniisip ng ibang tao ay itong si Professor X. Ayun siya. So, si Professor X, nababasa niya yung iniisip mo. Pero, kailangan ba na maging X-Men ka din para mabasa mo yung iniisip ng prospect mo at malaman mo kung paano mo siya matutulungan? Kasi ganito yan eh. May mga tao na iniisip nila. Hindi pa iniisip. Nagkakamali sila. Kapag ka sila ay mag-iimbita, nagkakamali sila in a way na yung sinasabi nila, hindi yung kailangan ng prospect nila, kaya nare-reject sila. Halimbawa, meron silang prospect na tambay. Yung tambay nila na prospect, kakausapin ba naman ng ganito? Friend, gusto mo lang time freedom? Time freedom? Tambay, malamang maraming time yun. Ba't mo aalokin ng time freedom? Tama? Ngayon, meron naman siyang isang friend na busy sa office, successful na, ganyan. Lalapitan, tatanungin, friend, gusto mo ba ng financial freedom? Diba? Financial freedom eh. Kumikita na yon. Malamang ang problema nun, time freedom. Malamang busy siya, wala siyang oras para sa pamilya niya. At yung tambay, ang kailangan nun, financial freedom kasi marami siyang oras eh. Tama? Paano mo malalaman kung ano yung sakto para sa kausap mo? Ayan. Doon papasok itong tinuturo ko sa yung ayan, power of questions. Ayan po. Pagka sinabing power of questions, hindi mo na kailangan maging si Professor X para malaman yung iniisip ng kausap mo kasi kailangan mo namang tanungin yun. Tama? Pwede mo naman palang tanungin yun. Ayan. Nakakuha po ba? Ayan siya. So ngayon, let's continue. Ang power of questions, ano nga ba ito? Ito yan. By asking your prospect, you can determine what he or she is thinking. Okay? Same as his or her problems and wants. And by doing it, you will know how you can make a solution or a recommendation by using your business opportunity. Alam nyo guys, bakit yung negosyo natin ay makakatulong sa problems and wants nitong ating prospect? Simple lang ho. Ito po yan. Ang problema ng tao dito sa mundo natin, alam nyo, dalawang P lang yan. Masasum up mo sila sa dalawang P. Una na P, pag-ibig. Totoo po ba yan? Iniwala ba kayo? Pero problema ng mga tao minsan, pag-ibig, tama? Okay? Pangalawa na problema ng mga tao, pera. Ayan, dalawa lang yan. Pera at pag-ibig. Tama? Paano yung ano, yung iba sinasabi, hindi rin, bakit yung kay Lord? Pag-ibig yun. Di ba? Malalagay mo yun sa pag-ibig. Paano yung sa ano, needs ng family? O, saan papasok yun? Sa needs? O, syempre, sa pera. Ayan yan. Paano yung pang-tuition? O, pera yun. Paano yung inaway ka ng jowa mo? Ganyan, o, sa pag-ibig yun. Ayan, nakakuha. Paano pag, inaway ka naman ng parents mo or nagkatampuan kayo? O, sa pag-ibig yun. Paano sobrang mahal mo yung parents mo sa kayo mga kapatid? O, sa pag-ibig din yun. Nakakuha mo ba? So, ngayon, dahil dalawa lang yan, pera at pag-ibig. Most likely, yung unang P, hindi natin kayang gawa ng paraan. Tama? Pero, alam nyo, 80% ng problema ng tao may kinalaman sa pera. Paano kami kakain bukas? Ano suotin namin damit? Paano ako, anong trabaho ang pipiliin ko? Anong negosyo ang pipiliin ko? Diba? Magtutuition na naman yung anak ko. Maanganak yung asawa ko. May pangarap akong pumunta sa abroad. Diba? Gusto ko mag-travel, etc. etc. So kung pera lang pala ang problema, madalas, ang tanong ko sa inyo, yung negosyo bang pinasok mo, nagpapasok ng pera? Oo naman.
Nagpapasok ng pera. So dahil nagpapasok ng pera yan, malaki ba ang chance na makatulong ang negosyo natin sa mga problema niya? Oo naman, sobrang laki. So ngayon guys, eto yan. Ayan, one of the best people na mapansin mo na nagpa-practice ng power of questions ay yung mga insurance agents. Malulupit yung magtanong yung mga yan. Grabe, tailor fit ang mga tanungan nila. Halimbawa, how much do you make per month? How much money do you save? What are your goals in life? May retirement plan ka ba? Ilang years ka na nag-work? Ano-anong business ang napasok mo? Etc., etc. Then after nun, lalabas yung policy na connected sa mga gusto mo. Nalala ko nung kumuha ko ng insurance, isang oras sa puro tanungan. Saglit lang yung presentation. After yun, nakalabas na yung policy. Connected sa akin, ay, ang bagay sa'yo, health insurance, Gerald. Ah, talaga? Ah, ito yan, ganito, ganito, ganito. Yun, tapos. So, ngayon, alam nyo ba na tayo, dito sa negosyo natin, importante na meron tayong power of questions at nagtatanong tayo sa mga prospect natin kasi para malaman natin kung ano yung needs nila at ano yung wants nila. Okay? So, okay. Ito yan. Ang problema, habang ikaw ay nagtatanong, merong mga tao na unconscious interviewer. Imbes na sila yung tinatanong mo, mamaya, ang ending, ikaw na yung ini-interview at tinatanong nila. Diba? Ano yan? Nagulat ka, nagpe-present ka na. Pero guys, andaan mo, ang goal mo ay mag-invite lang sa Zoom meeting. Okay? Hindi mo goal, mag-present. Nakakuha? Ulitin ko ha. Ang goal mo ay mag-invite at hindi mag-present. Ang magpe-present ay si mentor. Pero ang problema, paano kapag meron kang na kausap na malupit magtanong, kagaya nito. Ayan, uncontrolled conversation. Naunahan kang magtanong ng prospect mo. Ayan. Pwede mo naman sagutin yung tanong niya once, then pwede mo palitan ng tanong ulit para makontrol mo yung tanong. Pwede mo palitan mo ng tanong mo ang tanong niya. So parang ganito yan. Minsan kasi, ang nangyayari ganito. Explain ko lang na maayos, ano? Meron kang friend, nagsimula kang magtanong sa kanya. Ngayon, siya naman, nagtatanong din sa'yo, syempre. Ang sabi niya, eh ikaw, anong pinagkakabalahan mo ngayon? Ay, ngayon, meron akong negosyo. Sumali ako sa Ideal. Ano yung Ideal? Ay, yung Ideal, ano yan? Nag-start yan ng January 11, 2016. Tapos, ang mga may-ari niyan, mga millionaires na merong combined experience, et cetera, et cetera. O ngayon, anong meron dyan sa Ideal? Alam mo, maganda rito. Ang product namin, pasok sa basic needs. Ang maganda rin dito, ito pa, meron kaming 10 ways to earn. Ano yung 10 ways to earn? Ay, I know, ito. Ang first way, imagine mo yun, nagugulat ka, nagpe-present ka na, kakatanong lang niya. Alam mo kung anong babasag sa'yo dyan? Sa dulo? Magkano puhunan? Ay, ano? 3998. Ayun, tumakbo na yung kaibigan mo. Kasi ang mga Pilipino, ayaw nila maglabas ng pera, pero gusto nila lagi bumili. Ayan, totoo yan. Gusto natin lagi bumili, pero ayaw natin maglabas ng pera. Pero kapag na-presentan mo siya ng maayos, nakita niya yung testimonials, nakita niya yung kagandahan ng negosyo, na-explainan mo ng maayos from first way to tenth way, magulat ka, especially kayo na nanonood ngayon, yung iba sa inyo, totoo lang, noong una, namamahalan kayo sa 3998. Tama? Pero ang ending, nung nag-sign up ka, builder ang kinuha mo. Tama rin ba? Bakit? Kasi nakita mo yung kagandahan ng negosyo eh. Kumbaga noong una, malaki sa'yo yung 3998, kasi feeling mo, gastos eh. Pero, habang gumaganda yung usapan, nakikita mo yung ganda ng business at matutulong yan sa'yo at sa family mo at madaling gawin dahil yung product, load nga, lumiliit yung halaga ng 9998 o. Napapansin niyo yun? Ayun siya. So, ganun yun ka-importante na huwag ka muna magpe-present, ang goal mo lang mag-imbita. Si mentor ang magpe-present para sa'yo. So, ano kailangan mong gawin kapag tinanong ka ng kaibigan mo na parang tinatanong ka niya, mamaya nagpe-present ka na. Ganito gagawin mo. Ayan. Example, tinanong ka ni prospect, ano ba yung business mo? Simple lang ang sagot. Actually, maganda ang tanong mo. Pero bago ko sagutin yan, ikaw, gusto mo ba kumita on the side bukod sa work mo? Ayan. Di ba imagine mo, yung tanong niya, pinalitan mo pa ng isang tanong. Kaya ang nangyayari, ikaw na nagtatanong, ikaw ang may control ng conversation.
Siyempre, sagot niya, ay, oo, gusto ko. O din, pwede ka pa magtanong ulit. Pag nililis na naman niya, palitan mo lang ulit ng isa pang tanong. Okay? Ayun siya. Ito. Tandaan natin ito. Power questioning can lead or drive the conversation into the topic you want to give emphasis. Para yung manibela ng sasakyan. Ibig sabihin, kung saan mo gusto iliko, doon susunod ang sasakyan mo. Para mga tanungan. Kumbaga, minsan may mga tanong na hindi connected sa business, pero dahil doon na pupunta ang usapan, mga tanungan, doon na siya lumiliko. Halimbawa, ang una yung pinag-uusapan muna, kamusta na yung family, kamusta na yung income, ganito-ganito, ano yung mga hardship mo ngayong pandemic, ganyan-ganyan, di ba? Tapos, mamaya, napunta na sa conspiracy theories. Ay, naku, alam mo ba, yung sakit na COVID, ginawa lang daw ng China yan. Ay, naku, alam mo ba yun? Ah, talaga, paano yun? Mamaya nagkakwento na tungkol sa conspiracy theories yung kausap mo. Hindi na siya related sa business. Di ba? Kaya ngayon, meron akong formula na nasabihin sa inyo na doon lang iikot dapat ang takbo ng tanungan. Okay? Ang tawag natin doon ay yung form method. Ayan. Ano yung form method? Ang tawag dyan, ito lang yung mga topic na doon lang iikot. Kasi kagaya niyan, nagtatanong ka sa family, ano yung mga hardship ngayong COVID, nawalan ba ng work yung parents niya, nawalan ba siya ng work, nawalan ba ng humina ba yung pasok ng cash flow sa kanila, ganyan, na sana ma-invite mo siya if ever gusto niyo magdagdag ng cash flow, di ba? Gusto niyo magdagdag ng extra pagkakitaan or gusto niyo pumasok sa isang project, etc., etc. Ang mangyayari, napupunta sa ibang usapan, nawawala na yung yung mood para sa business . So dito lang iikot yan sa apat. Sa F stands for family, O stands for occupation, R stands for recreation, and M stands for the message. Ito po yan. Tandaan din natin na alin man dyan, o labas, kumbaga maghanap man tayo ng labas dyan, pangit na ang tanungan. Okay? Sabi nga dito, if you ask questions properly, you will get well-formed answers. And if you ask the wrong questions, you will get non-valued answers. Ayan. Nakakuha po? Ayun siya. So, guys, ito siya. Ano nga ba ang form? Ang form ay ginagamit para malaman mo yung problems, needs, wants ng prospect mo. Huwag kang mahihiya magtanong sa prospect mo about sa family, occupation, at recreational activities nila. Kasi kung mahihiya ka, hindi mo malalaman ang problems and wants nila at hindi natin mapapasok yung business para magamit yun, ma-resolusyonan yung problems at mabigay yung mga wants nila. Nakakuha? Ayun yan. So ngayon, guys, ito yung sample questions na pwede mong itanong sa family. Okay? Kagaya nito, ask any questions about sa family niya. Diba, Mr. Prospect, kamusta na pala ang parents mo? Ayan. Mr. Prospect, ano nga ulit ang work nila? Ayan. Sagot si nanay, ay, mahilig pa rin si nanay magbenta-benta. Ito si tatay, may sakit ngayon, ayan, may nararamdaman, pero retired na siya at naghahanap ng business. Yung iba, ang ginagawa, dumediretso ka agad, pakilala mo sa akin yung tatay at nanay mo, pa-presentan ko. Mali. I-invite mo muna yung kausap mo, yung anak, kasi pwede mo gamitin yung mga prospect niya para mas mabilis mo siyang mapajoin. Ang tawag doon, intel gathering muna. Halimbawa, na-presentan mo na siya, di ba? I mean, ito yan, para malinaw, no? Tapusin mo muna yung form, di ba? Huwag ka munang sisingit na, uy, tama-tama, huwag ganon. Intel gathering ka muna, kasi sa presentation, after mo siya mapresenta, no, after siya mapresenta ni upline, ang mangyayari dyan, tatanungin, pwede mo siyang tanungin, friend, naalala mo, yung father mo, tagal sa abroad, 25 years, wala kayong bonding. Ngayon, naghahanap siya ngayon ng business. Ang maganda, pag nag-join ka rito, kasama mo si AirPods mo, o di ngayon may bonding na kayong dalawa, o at least kumikita pa kayo, may bonding pa kayo. Na-move dun yung prospect mo. Ay, oo nga, alam mo, kami ni tatay, wala na talaga kaming, wala kaming pinagkabisihan na sabay kami. Baka ito na yung chance na mas maging close kami. Mapalapit ako sa kanya. Nag-join, hindi dahil ganun kaganda yung business. Actually, maganda yung business. Pero ang selling point is, sumali siya kasi yung tatay niya gusto niya mabigyan ng negosyo na magkasama sila. Nagets niyo ako? Kaya alam niyo, wag niyong uunahan yung prospect niyo sa mga prospect nila. Intel gathering lang. Kasi pwede mo gamitin yun.
o naalala mo yung ninang mo na naghahanap ng negosyo. Ang maganda, pakilala natin sa kanya. At naniniwala ko, may mga office mate ka pa na pwede natin tulungan magkaroon ng discount sa load. Part din yon kung paano mo siya mabibigyan ng insights kung paano niya gagawin yung business. Ayan yan. Nakakuha? Okay. So next, occupation. Magtanong ka kung saan nagkatrabaho ang prospect mo, kung saan ba, kung masaya ba siya sa work niya o masaya ba siya sa income niya. Kasi guys, ito yan. May mga tao na hindi sila masaya sa work nila, pero masaya sila sa income nila doon. Kaya nagtsatsaga sila. May mga tao naman na masaya sila sa work nila, sa ginagawa nila, pero hindi sila masaya sa income nila doon. Pero dahil masaya sila doon, tinutuloy pa rin nila yun. Nag-gets? Ayan siya. So, may mga tao na, halimbawa, ang passion nila o ang una nilang ginagawa ay nagpa-photography sila. Hindi naman lagi merong racket sa photography, lalo na kung ikaw ay bago pa lamang nagsisimula. Pero dahil passion niya yun, tutuloy niya yun. Pero maganda, baka gusto niyo magsingit ng konti, di ba? Yung mga nakikilala niya sa mga event, baka gusto niyo alokin ng negosyo, loading platform na merong discount sa lahat ng klase ng prepaid products, etc., etc., di ba? So, ang maganda dun, nakakapag-business ka na inside dun sa hobby mo o dun sa passion mo na trabaho mo. So, yung income mo kahit maliit, simula, pero nakasabayan naman nung ideal. O, di ba? No, ngayon, itong friend mo na isa naman na gusto nang umalis sa work niya, hindi siya makaalis-alis kasi maganda yung sahod. Pero napakita mo yung business, baka ito yung chance mo na kung gusto mo, pwede mo dalhin dito yung sipag mo at baka matimes to pa niyan yung sahod mo. Kagaya nitong mga tao na tanutulong sa atin. Ito si upline ganito, ito si mentor ganito. Di ba? Nagigets nyo? Ayan siya. So, alam nyo, pagdating sa form method, importante na matapos natin yung apat na tanungan na yan. Kasi kapag natapos natin yan, mas maganda yung yung selling technique mo, kumbaga yung closing percentage mo tataas eh. Kasi alam mo kung paano kausapin yung iyong prospect. Kaya din naman hindi nakakabenta yung iba kasi they don't know their prospect very well. Kumbaga, ang dating ang alam lang nila, ibenta lang yung product, pero hindi siya masyadong hindi siya masyadong personal eh. Ang tao kasi, alam mo, nararamdaman nila kapag ka gusto mo lang bumenta. At may mga tao naman nararamdaman nila na gusto mo silang tulungan. Nagets niyo yun? Kaya nga alam nyo, yung kapag ka manonood ka ng mga magaling sa real estate, di ba? Kapag ka, mag-view kayo ng bahay, pupunta kayo sa isang magandang bahay, anong unang sagot niya? Hindi niya papakita, hindi niya sasabihin kung, sir, alam mo, itong wall na to, gawa to sa solid na ganitong stone. Alam mo, yung bubong mo, sir, gawa yan sa quality na ganitong material. Hindi niya sinasabi yun. Ang magaling na nagbebenta, pagpasok mo ng bahay, sir, imagine mo yung mga anak mo dito naglalaro. Masaya sila kasi itong area na yan, sir, fit yan for, pwede ka magtayin ng mini playground dyan eh. Imagine the grass doon sa likod, di ba lang katakbuhan yung mga anak mo, sobrang saya nila. Pinapa-imagine pa lang doon sa kausap. Di ba? So, pagpasok ko sa isang sa master's bedroom, sir, welcome to your beautiful master's bedroom. Pinapa-imagine kung ano yung pwedeng mangyari doon. Kasi totoo, the customer doesn't care kung anong nilagay mo diyan or anong quality yung material. Yes, actually may concern, pero hindi naman yun yung unang titignan eh. Ang unang titignan, what is it for me eh? Diba? Kung kahit na nung ganda yan, pero hindi ko yung managustuhan yan, wala rin. Gets? So, paano natin i-relay yan dito sa negosyo natin? Kaya kailangan makilala natin yung ating kausap. It must be personal. Kaya ito, ini-introduce ko sa inyo itong form method kasi ganun po yun sinasarado. Ganun sinasara ang isang successful na sale. Para maganda, meron kayong after sales relationship. Kasi after nung sale mo, may relasyon pa kayo. So makakapag-build kayo ng network, magugulat ka, siya na yung team leader mo. I mean, siya yung magiging team leader dun sa linyang binubuo mo. Ayan, nakukuha? Okay. Next. Ito, isang example. Ayan. Ang ganyan ito, halimbawa, meron kang prospect si Buknoy ulit, di ba? O Buknoy, kamusta na yung work mo? Actually, pare, nagkatanggalan nga eh. Sa kasamang palad, ako'y natanggal. O alam mo na. Pero wag ka kagad babanat ng alam mo, pare, meron akong papasok ng magandang kitaan ko, natanggal ka.
Huwag ganun. Ang ipunin mo lang, kasama yung family, kasama itong occupation, meron pang iba. Di ba? Makinig ka lang muna, magtanong ka lang. O ito, scenario number two. O Buknoy, kamusta naman ang sweldo mo? Actually, hindi nga sapat ang sinusweldo ko eh. Yung nanay at tatay niya kanina from the previous slide, naghanap ng business, okay? At yung tatay niya retired, may naramdaman. At nagkatanggalan sa kumpanya nila. So may problema ngayon si Buknoy. May gets? Ayan yun. So, recreation. Ito, maganda rin to kasi sometimes dito tinatamaan yung emotional part ng prospect. Ask any questions about sa pinagkakaabalahan niya as of the moment. Like hubby or what makes him or her happy. Kasi alam nyo, may mga tao na simula nung sila ay nagtrabaho, hindi na nila naramdaman maging masaya pagdating sa mga recreational activities. Ayan siya. Although masaya sila na nakapag-provide sa family nila, pero yung personal side, hindi na masyado. Kaya alam nyo, kailangan malaman din natin yan para at least, di ba? Halimbawa, andun ka sa moment ng closing mo, pwede mong gamitin yun eh. Sir, naalala mo, ang sabi mo, you like to go traveling around the world. Hindi alam, budget lang ang problema. Nung binata ka, nakapag-travel ka ng konti, pero nung kinasal ka, syempre may mga special funds na na-allocate na dun sa needs mo. So, ngayon sir, ang suggestion ko, bakit hindi natin buhayin yung pangarap mo? Na ang maganda, gawin natin tong ideal, nakita mo naman yung nangyari sa ibang mga taong ginagawa to, wala naman pong sikreto eh. Sistema lang ang meron. Tutulungan kita kung paano, gawin natin tong sistema, simulan na natin yung pag-iipon para sa next travel niyong pamilya. Ready mo na yung passport mo, sir. Di ba? Parang, actually, hindi man pumasok sa kanya at the moment, pero magulat ka, may iniisip na niya yun. Oo nga, may punto eh. Di ba? Parang, kung hindi ko gagawin yun, eh, anong option ang meron ako? Sige, subukan ko yung ideal. Tinakuha mo. Ang nakapagsara ba ng sale, yung magandang marketing plan, yes, it's part of it, pero yung pinakamalaking nagsara ng sale, yung wants niya, na ano, gusto niya mag-travel. Nag-gets? Ayun. So, ito, kagaya nito. Scenario number one, sabi mo kay prospect, ano mga pinagkakabalan mo as of the moment? Ayan, kapag weekdays, business study, ito, nag-aaral pala siya, then minsan basketball. Ayan. So, ito, scenario number two, mahilig ka ba mag-travel? Sagot ni prospect, actually, gustong-gusto ko mag-travel, kaya lang wala naman akong budget. Ayan siya. So, ito, example din ng mga ibang mga tanong na open-ended. Buknoy, kamusta na business mo? Buknoy, ano plan mo kapag nag-retire ka na? Bakit yung business na yan ang napili mo? Bakit yung work na yan ang napili mo? Ano-ano mga goals mo sa buhay mo? Bakit? Diba? Kung sakaling may pera ka pang business, anong business ang gusto mong pasukin? Ano ang biggest challenge sa business mo? Ano ang biggest challenge sa work mo? For example, ang biggest challenge sa business niya is ang sakit sa ulo ng pag-account. Diba, pwede mo sabihin sa kanya, alam mo, Buknoy, meron akong special project na ginagawa ngayon na ang maganda yung mga accounting naka-monitor na sa website mo. Hindi mo na kailangan gawin yan. Hindi masakit sa ulo. E di na-invite mo siya. Diba? Ito, biggest challenge sa work niya. Kumbaga, feeling niya wala siyang growth sa work niya. Alam mo, Buknoy, meron akong bagong project na ginagawa ngayon. Ang maganda dito, yung may-ari ng company, hindi siya selfish kung paano mag-share ng knowledge. Nakikita ko yung growth ko dito, tumataas. Baka gusto mong tignan. Pwede rin yun. Di ba? Ayun yan. So, ganun ka-importante yung asking questions. Kasi ito yung nagsasara ng benta. Nakuha. Pagka hindi tayo nakapagtanong, medyo mahina pasok ng benta sa atin. At yung magaling magbenta, eh, pinapakita sa prospect kung ano yung mangyayari sa kanya kapag ginawa niya itong bagay na ito o binili niya itong bagay na ito o sumama siya dito sa ganito. Nag-gets? Ayun yan. So, kaya mapansin nyo, yung mga tao natin, kung magpaliwanag sila, loading lang naman yung negosyo natin, di ba? Plain and simple, pero bakit? Parang pag in-explain, parang grabe, sobrang big time. Kasi yun talaga yung nakapagsara talaga ng deal. Yung mga ganung klaseng usapan. Ayun po siya. So, message. Ayun. Ang message po ay nangyayari sa dulo, hindi po ay nangyayari sa harap. Kasi kapag ka nag-message ka sa umpisa, magpo-produce yan ng madaming tanong.
At kapag yan ay nag-produce ng madaming tanong, wala na, na-corner ka na, mapipilitan ka na mag-present. Eh, ang goal mo nga, ang sabi ko, huwag mag-present. Si Apply lang mag-present para sa'yo. Kasi 98% ng mga bagong members ay hindi pa kayang mag-present. Nagets? Ayun siya. Pero nasa sa'yo naman yon, if you want to take the risk, di ba? Yun nga lang, based on experience is, mas maganda na huwag ka munang mag-present. Okay? Ang message ay sinasabi bago ako umalis. Example, ito. Ay, oo nga pala, ano, John, nabanggit mo kanina na wala kang work. I have a friend na naghahanap ng 5 people na gusto kumita part-time using cellphone at internet. Ang pwede kitain, depende kung sino kausap mo, ha? Diba, kausap mo yung kumikita lang siya ng minimum. O, ito, 10,000 a month. Ang requirement, 2 to 4 hours a day, interested ka ba kumita on the side abang wala ka pang work? Tignan mo lang. Diba? Ang importante lang naman is ipakita. Kapag ayaw, okay lang, next. Tama? Kasi ganoon naman talaga sa sales. Okay? Ipakita lang. Huwag nating isipin, ako, baka hindi nag-pay-in, sayang pera. Huwag mo munang isipin yung benta. Kasi kahit nga yung mga nagbebenta ng sasakyan, nagbebenta ng kondo, abot na abot ng flyers, baka ka namang hindi bibili ng kondo, pero inaabotan ka pa rin. Kasi ganun talaga. Kasi hindi nila alam, baka mamaya yung flyer mo, eh, mailapag mo sa office, nakuha ng boss mo. Or baka mamaya yung flyer mo, di ba, nag-alakad ka, may nakasalubok ang tita mo, ninang mo, nakita ko ako yung flyer, naiabot mo. Hindi natin alam kung kanino ka may babagsak yun. Kaya abot lang ng abot. Sa atin naman, hindi natin kailangan mag-abot ng flyers, technically, pero ako, ang suggestion ko is ipakita mo ng ipakita yung presentation. Yun lang. Pag ayaw, next. Na-reject ka, okay lang. Kasama yan. Kasi pinaliwanag ko na kanina kung bakit tayo na-reject. Ayan. At ano yung dapat na tingin natin kapag tayo ay na-reject. Tama? Ayun yun. So, tandaan natin to na kapag tayo ay nagtatanong or nandito tayo sa power of questions, kailangan natin ng curiosity o tatawag the power of curiosity. Curiosity is defined as desire to know something, eagerness to know about something, or to get information dun sa bagay na curious sila. Naalala mo, nung nag-aaral ka, nagtatrabaho ka, meron kang isang kaibigan na grabe mang curious. Sabihin sa'yo, friend, may sikreto ako, pero sabihin ko sa'yo mamaya pag-uwian na. Ikaw naman, kapapasok mo pa lang, talaga, pati yung pasabihin ngayon. Ngayon na, excited ako eh. Sabihin mo na ngayon. Ngayon, ayaw talaga sabihin, after ng uwian, dun pa lang sinabi, ikaw naman buong araw, pinabitin ka, di ba? Grabe yung excitement level. Sabi niya, alam mo, ito yung sikreto ko. Kasi inisip mo, baka mamaya natuklasan niya yung crush mo, or natuklasan niya yung mga sikreto mo, di ba? Or baka naman mamaya may nangyari sa kanyang kakaiba, kaya ikaw interesado ka, tignan mo to, may bago akong medyas, Looney Tunes. Yun lang pala yun. Pero hinang kanya ng matagal sa curiosity for how many hours? And that keeps you saying na on your mind na, ano kaya yun? Ano kaya yung ano? Yung sikreto niya, mukhang kakaiba eh. Mukhang masaya siya eh. Siguro may jowa na to. Siguro mapakilala niya yung jowa niya. Sino kaya yun? Hindi natin alam eh. O sabi natin, baka na-promote siya, di ba? Or baka naman nakabili siya ng bagong iPhone, natin alam eh. May PS4 ba siya? PS5 ba siya? Hindi natin alam. May bago ba siyang gaming rig? Hindi natin alam. Di ba? So, yun pala, medyas lang pala. Pero, yun lang pala yun. Grabe ka naman. Pero imagine, kung yung power of questions dinala mo sa business mo, san ka kaya makakarating when it comes sa sales? Tama? Okay, ito. Kagaya ito, itong side project approach. I-share ko lang na konti sa inyo. hello, John, si Gerald to, napatawag lang ako, na-istorbo ba kita? Kasi pwedeng over the phone yan. May ginagawa ka ba? Sagot ni prospect, wala naman. Bakit? John, open ka ba sa side project? Then wait for the answer. Dapat kumik-in yung curiosity na anong side project. Okay? Kasi pagka sinabi mo na, iba kasi madaldal ka agad eh, open ka ba sa side project? Yung ano, yung meron kaming platform ngayon, yung One Sim loads all eh. Ang maganda dito, John, ganito yan, ganito. Ma-overfeed si prospect, mawawalan siya ng chance na magkaroon ng curiosity. So, wait for the answer na ano? Anong side project? Ayan. Project po yan, ha? Prospect yung nailagay ko dyan. Pero side project. Nag-aarap kasi kami ng 5 mahisipag na tao at isa ka sa napili ko. Kapag nagawa natin yung project, pwede ako magkaroon ng, ano ba, example, halimbawa, 24,000 a month, 12,000 a month,
3,000 a month. Depende sa iyo kung sino kausap mo. Anong klaseng mapagkakitaan yan, Gerald? O, di ba? Ang sagot mo, John, related ito sa telco industry. Totoo naman, nagsinungaling ka ba? Hindi. Telco industry naman talaga tayo kasi one SIM, one phone. Loads all networks tayo. And in fact, tayo yung number one na key account o dealer na pinakamaraming nabentang smart products sa buong Pilipinas. Ayun yun. And sinasabi rin sa atin ng smart yun sa mga meetings natin sa kanila. Ayun siya. So, ngayon, at syempre dahil ayaw na natin na magtanong siya para may iwasan na makapag-present ka kasi gusto natin na ma-set siya ng meeting sa Zoom meeting natin. Ang sagot, John, all your questions, sagutin ko na lang sa meeting natin. Medyo nagmamadali rin kasi ako ngayon. Napatawag lang ako. Free ako ng Monday or Wednesday around 4 p.m. Anong araw ang gusto mo? Ayan, tignan natin kung fit ka sa project na to. Ayan siya. Bakit natin kailangan sabihin na tignan natin kung fit ka sa project na to? Kasi alam nyo, ang tao, kapag the more na nila, pinupush away mo siya, okay, the more siyang magiging curious eh. Kasi the more na hindi natin siya, ibig sabihin nun, hindi ka nagmamakaawa sa kanya. Okay? Pero, kung ikaw naman eh, grabe ka naman, kumbaga, alam mo, magugustuhan mo to. Pakinggan mo to mabuti. Feeling ko talaga, okay to, ganyan-ganyan. The more siya mas mawawalan ng interest. Okay? Nag-gets po ba? So, next. Wise consumerism approach. Ayan. Hello, John. Si Gerald to. Napatawag lang ako. Nastorbo ba kita? May ginagawa ka ba? Hindi, sabi ni John, hindi naman. Bakit? Narinig mo na ba ang nauuso ngayon? Then wait for the answer. Wait for the curiosity to kick in. Hindi pa. Ano yun? Magkano ginagastos mo sa load dyan per month? Di ba? Sagot ni John, mga 500 o 1,000, ganyan. Well, may mga tao na gumagastos sa load, buong pamilya, nakaka 3,000 sila. Di ba? Ito sagot. John, kung ang gastos mo sa load ay 1,500 a month or 500 or 1,000 a month, maaaring maging free yan. At mayroong training para matutunan to. Makaka-attend ka ba? By the way, limited nga lang pala ang tao na kaya kong tulungan at ito yung attend lang ng training. Anyway, all your questions sa training na lang nasagutin kasi may mga tawagan pa rin ako na gusto nito. Ang schedule ng training, ikaw na magsabi kung anong oras, di ba, at anong araw. Laging power of questions, di ba, laging by twos. Anong araw ang prefer mo? Okay? Ayan siya. Ito, can you examine approach? Ito, lagi ko itong ginagamit sa mga friends ko na may background sa business kasi hirap akong invite sila in a way kasi somehow they are knowledgeable na sa negosyo. Baka maliitin nila ako kasi mas marami silang alam. So, ang ginawa ko, ginamit ko yung weakness na yun as a strength. Ito yan. Hello, Mark. Si Gerald to. Napatawag lang ako. Nastorbo ba kita? May ginagawa ka ba? Sagot ni Mark, wala naman. Bakit? Alam ko na magaling ka sa negosyo. Ikaka-start ko pa lang kasi ng home-based business ko. Pwede ba akong humingi ng opinion galing sa'yo? Pwede mo ba i-examine para sa akin ang business na ito? Ayan. Mag-set tayo ng appointment na ganitong araw, tignan mo lang. Pagka nagustuhan mo, gagawin ko. Nalala ko noon, itong aking friend sa New Era, siya yung tao na nag-open din ng curiosity ko to do business. Kasi ang mentality ko at that time, kung gusto mong magkaroon ng magandang stream of income, magkaroon ka ng professional license. Ayun yan, it's either engineer ka, ayan, nurse ka, ganyan, CPA ka, ganun, lawyer ka, ganun. Kasi pag kami mag-teacher, ganyan, pag kami mga ganun kang license, maganda daw ang sahod sa mga ganyan. Ngayon, sabi niya, alam mo, Gerald, hindi totoo yan. Yung nanay tatay ko nga, hindi nakagraduate ng high school, pero ang restaurant namin sa Bulacan, 5. Ang nagpayaman sa amin, Avon eh. And then, marami kaming nights of debates, ending up, walang nananalo, di ba? So, ang nangyari, naalala ko siya nung nag-training ako, sabi ko, tama si Mark. Negosyo talaga. Kasi dami kong taong nakita na talagang yumaman sa pagbibusiness dun sa company na yun. Yun nga lang, medyo hirap pa kong imbitahin siya kasi pakiramdam ko, baka hindi niya ako samahan. So, sabi ko sa kanya, uy bro, kasi ito eh, meron akong problema. Anong problema mo? Meron kasi akong papasuking negosyo ngayon. Ikaw lang yung kilala ko na magaling magnegosyo eh. Okay lang ba? Pwede mo akong samahan? Tapos tignan mo nga, suriin mo para sa akin. Pagka maganda, gagawin ko. Kasi pag sinabi mo maganda, gagawin ko. Ginanon ko siya.
So sabi niya, sige, magkita tayo. Kita tayo sa ano, sa may MRT, North EDSA. Saan ba yung ano na yan? Ah, dun sa Ortigas. So nasando kami sa sa tren, kasama niya yung girlfriend niya. Sabi ko sa kanya, bro, ikaw na bahala sa akin. Pagka maganda, sabihin mo sa akin. Sabi niya, oh, sige, ako bahala sa'yo. Pagpunta namin doon, pinaupo ko siya sa harapan. Kasi natatalsikan daw ng laway yun daw yung mayaman eh. Tapos, anong nangyari? Nagustuhan pumapalakpak, di ba? After ng presentation, Gerald, ang ganda. Mauuna muna ako bumili ha. Pagkabili ko, saka na rin bumili. Sige, sige. Pag pinamig sa cashier, bumili na siya ako ng yung kit. Tapos, ano nangyari? Ikaw, Gerald, bibili ka rin ba? Actually, bibili ako, pero bibili ako ng account. Ito, second account ko. Second account din ang bibili. Member na kasi ako. Ayun siya. So, ngayon, sabi niya, naku, ang galing mo doon, ha? Na-imbita mo ako, ha? Alam mo, actually, ang ganda ng beses, alam mo, may naiisip na ako, eh. Magagawa natin yan dito sa probinsya. Alam mo, planning na after. Alam mo, nakakatuwa. Itong can you examine approach, pwede mo ito magamit ng maganda sa mga tao na business-minded para, kunyari, mapacheck mo sa kanila yung business. Then, pag nagustuhan nila, yun. Pwede mo na sila maging partners. Ayan siya. So, next. Ito, third-party approach. Kumbaga, ito yung concept na ang prospect mo talaga ay yung kausap mo. Pero hinahanap mo yung ibang tao. Ayan. Nalala ko yan. Nalala ko, meron akong isang friend noon. Si, ano pangalan niya? Si Patrick. Ayan siya. Tapos, tinawagan ko siya. Sabi ko, Patrick, meron ka bang ano? Number nila, ano, pangalan itong sa naming classmate, nila Nico, ganyan. Kasi, meron ka kung ipapasok sa kanya na negosyo eh. Eh, malaki kitain namin dito, ganito. Alam mo ba yung number niya? Kasi nawala ko yung number niya eh. Tapos, sabi ni Patrick, bakit mo pahanapin yung mga yun? Eh, nandito na ako eh. Ako na lang hanapin mo. Di ba? Parang gano'n. Pero totoo siya talaga yung prospect ko. Sigurado ka ba talaga na ikaw na lang? Oo, ako na lang. Sabihin mo sa akin kung paano yan. O sige, ganito. Meron kaming business meeting ganitong oras, ganitong araw. Ikaw na lang, ipapalit ko sa kanila. Pero totoo siya talaga yung prospect ko. Ayan, third party approach. Pwede mo rin gamitin yan. Ayan yan. Kasi ang goal lang naman natin talaga dito is ipakita sa kanila eh. Kung ayaw nila, edi okay lang. Di ba? Ayan yun. So eto guys. Alam nyo, sa pag-prospecting, dapat ang mga words mo ay constructed with curiosity. The more na wala yung curiosity, medyo mahirap yan i-push. Kagaya nito, itong mga do's and don'ts. Ayan. Halimbawa, sa ngayon, meron akong project na ginagawa. Ayan. Kumpara mo sa ngayon, nag-join ako sa ADL, blah, 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 blah. O tingin mo, ano mas nakaka-curious doon? Di ba? Ito naman, sa ngayon, lumahanap ako ng mga taong fit sa project na to. Kumbaga, pinapush mo sila ng konti para bumalik sila. Ito namang isa, masyadong nanghihila. Gusto ko maging part ka ng business ko, tara. Di ba? Ayan yan. Ito, winig ka bang malaman ng iba pang pwedeng mapagkakitaan? O naghahanap ka ba ng ibang mapagkakitaan? Kasi, kapag ka naghahanap ka ba ng ibang mapagkakitaan, ang mentality nun, bebentaan mo siya. Pero yung willing ka bang malaman, di ba, ibang usapan yon. Parang ipapakita mo o malalaman lang, hindi naman naghahanap, di ba? Kasi para naghahanap, bebentahan, ganun yan. Ito naman, next, maaaring magustuhan mo, maaaring din namang hindi. Di ba? Ito naman, sa tingin ko, magugustuhan mo ito. Doon tayo sa medyo nagbibigay tayo ng konting step backward para hindi ramdam na gusto nating bumenta. Okay? Ito, sa do's, may mga dahilan ba para hindi ka maging part nito? Or dapat maging part ka nito? Ang problema kasi dito sa dapat maging part ka nito, ini-impose mo kasi sa kanya. Ang tao, gusto lagi na siya ang nagde-decide. Okay? The more na ang desisyon ay pinipilit natin, the more na hindi sila nag-sign up. Pero the more na binibigay natin sa kanya yung desisyon na, ikaw sir, ikaw ang masusunod dito. Halimbawa, after mo mag-closing in everything, after mo ipakita yung advantages, after mo ipakita yung tatamaan sa point ng emotion, di ba? Yung benefits doon. Then, ibigay mo sa kanya. Most likely, ang nangyayari,
pinipili nila gawin yung business kasi feeling nila they're in control. People love to do things na they're in control. Kaysa yung, oh, ano sir, gagawin mo ba? Alam mo sir, maging part ka ito, maganda. Ayaw nila ng ganun. Ayan po yan. So, okay. Things to remember. Yung laking schedule. Dapat power of choices, laging dalawa. Mahirap pag tatlo. Mahirap pag sobrang dami. Mahirapan mag-decide. Maganda sana minimum. Eh, maximum lang. Kumbaga, sorry, maximum two. Ay ba? Eh, paano pag isa lang? Wala rin pagpipilihan, di ba? So, straight. Two choices lang. Ayan, yun ang importante. Next, reserve a schedule and move for the invite. Ayan yan. Hindi naman kailangan natin masyado maging stricto, di ba? So, kung na-move ng konting ganitong oras, pasensya lang, di ba? Tuloy pa rin. Next, follow up, remind the invite for the set schedule. Ang problema ng iba, na form method, di ba? Na present, na ano, na schedule. Usap, nag-usap sila Friday, pero ang free si prospect ng Monday, 2 p.m. Eh, syempre, yung tao nakalimutan, di ba, hindi pinalo up, tinext mo, tinawagan mo, chinat mo, 1:30 minutes bago yung usapan nyo, eh, malamang, baka hindi maka-attend yun, di ba? Kaya maganda, a day before, pina-follow up na natin ang ating prospect for our schedule. Okay, pagdating sa dues, okay, dress properly, okay? Huwag naman yung tipong nakasando tayo pag tayo ay nagpe-present. Kahit na tayo ay nasa Zoom meeting, maganda na tayo ay nakapresentabling damit. Ano po? And kiss. Ano ibig sabihin niyan, Sir Gerald, ikikiss ko yung prospect ko? No. Ang ibig sabihin po niyan, keep it short and simple kasi pagka masyado pong kumbaga yung kabaliktaran ng gagawin mo, nagpo-produce po yan ng maraming tanong pag masyadong komplikado. Ayan po siya. Pag masyadong simple, mas madali. Pagka pinaliwanag mo ng complex, many questions will arise. Okay? And mas maganda na short and simple muna sa simula. Okay? And always smile. Importante yan kasi tandaan natin na tayo ay dealers of hope. Actually, ang binibenta natin talaga dito is not the 9998 or 3998 kit, but a chance na makarating sila sa mga bagay na gusto nilang puntahan. Magbago ang buhay nila. Kasi sa mga panahon na to, na ang opportunity ay sobrang konti, kumbaga tayo na bearers of hope, we need to tell them na mayroong magandang opportunity, kagaya ng opportunity natin, eh dapat tayo po ay nakangiti. Ayun yan. Okay, and be proud of your ideal business. Huwag mo ikakahiya ang negosyo mo. Okay? Ayun po yan. Don'ts. Territorial meeting. Ano yan? Ikaw yung magpe-present mismo dun sa teritoryo ng kausap mo. Kasi ang problema minsan, kapag ka nagsasaing yan, habang nagpe-present ka, umawas ang sinaing, inuna yung sinaing na tamaan yung presentation mo. May naging bisita, okay? Ang nangyari, yung bisita, yun muna ang kinausap, ikaw naman left hanging. Kaya mas maganda na if ever, about nawala na yung pandemic, mas maganda na yan ay non-territorial meeting. Kagaya ng Zoom, actually, ang Zoom okay din na platform yan kasi makikita nung, no, even though nasa bahay lang siya, makikita nung kausap mo na marami din na nanonood. Sasama mo, mahihiya din siya. Ayun yun. Next, do not explain the business. Ayan, sinabi ko na po yan kanina. And do not mention seminar, do not mention the capital, okay? Ang goal lang natin is mag-curious. Huwag na huwag mangingidnap. Yun, ay ano, sama ka, mayroong birthday. Ay, sama ka, mayroong hiring. Maling-mali po yun. Kaya alam nyo, nasisira yung ibang mga gandang kumpanya dahil sa mga pangit na kultura ng ibang kumpanya. Na para lang makapag-imbita, sabihin hiring, sabihin birthday, di ba? Mas maganda na doon ka na lang mag-prospecting based on curiosity and form. Mas okay yun. Alam ng tao na pagkakitaan ng pupuntahan niya. Ayan po. So, salesy and cheesy. Actually, meron pong fine line between salesy and cheesy. Okay lang maging salesy and cheesy kung tinutupad mo. Okay? Kung hindi mo naman tinutupad, wag na lang. Kasi sayang. Sayang ang mga mukha natin. Kumbaga, hindi rin tayo makakapag-build kung masyado tayong salesy at masyado tayong cheesy. Pero hindi naman nangyayari yung mga sinasabi natin. Tama? And po yan. And, panghuli, never big. Tandaan natin na may mga tao na naghahanap din ng opportunity at hindi mo kailangan ipagmakaawa yan sa mga tao na may ayaw. Nakuha? Okay, so, guys, that would be the end of our training. Okay, so thank you very much po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa mga nakinig. Ano?
sa mga nagstay. So medyo napadaldal po tayo ngayon at umabot tayo ng 3 oras. So dapat po 2 oras lang ito. pasensya na po, tayo ay napadaldal ng bahagya, no? So, actually, pwede po tayong kumuha siguro kahit isang tanong, ayan, isa o dalawa. Ayan, so antayin ko po kayo na mag-chat kung mayroon pong gustong magtanong. Ayan, by the way, antabayanan po natin yung ating leadership training, and maybe next week magte-training po ulit ako based on basic ideal success program. Dito natin tinatakil kung ano nga ba ang network marketing. Okay, ano nga ba ang tamang definition nito? Okay? At ano ang kagandahan ng network marketing at bakit ito ay isang legit na marketing strategy at ito ay nasa batas na legit ang network marketing? Ano ang kagandahan nito sa ibang mga advertising mediums? Pinag-usapan din yun doon. At gaano kaganda ang network marketing pag ito'y sineryoso mo? Yan, yun ang laman ng BISP. So, guys, maraming salamat. So, kung wala na tayong mga tanong ngayon, maybe, some of you PM nyo na lang po ako kung meron tayong mga tanong regarding our business, and see you next meeting po natin. So, guys, tandaan natin, let us share hope, speak life, and raise leaders here in Ideal Prime Ventures International Inc. So, thank you very much, and God bless po sa mga nanonood natin ngayon.